Because we are one talaga. Kamusta na kayo? Hello, hello sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Pinatay ko na. Ah, yung background. Ah, ilan? Oh, sige, okay lang. Okay. Ayan. And of course, gusto ko kumustahin ang mga ating mga katismisan. Mga katismisan sa buong Pilipinas mula Apare hanggang Hulo. How are you na there? Ayan. I'm here. Dapat you're here na rin. Of course, gusto kong kamustahin din ang ating mga kababayan sa abroad. Maraming salamat sa lahat po ng support ang pinagkakaloob nyo dito sa PPA Entertainment Network na marami po ang na nagsasubscribe sa atin. Maraming salamat. Everyday may nagsasubscribe. Thank you. Thank you very, very much sa inyong lahat. Of course, ang ating thumbnail or head story today para sa ating Chismis PS on Kambal Chismis. Oo, ito ay tungkol kay Casey Concepcion at sa kanyang boyfriend na si Steve Michael, na babo na ba? Babo na nga ba talaga ang relasyon? Kasi nga hindi daw ito nakita sa birthday party ni Casey Concepcion. So why oh why? What is the reason behind? Abangan po yan. And of course, pag-uusapan din natin ang young controversial pretty actress na ang laki ng bubsina. Malusog ang bubsina, target raw ng guwapo at matulis na actor politician. Ay, may balak. May balak. Madami pa tayong mga pag-uusapan, ha. Okay, tungkol to sa impersonator ni Taylor Swift na drag queen na si Taylor Swift ba to? Okay, sinapak habang naku talagang tinadyakan yung kanyang ibaba. Ibig sabihin ang balls niya tinadyakan. Nakaluloka bang nagpe-perform sa festival sa Bayambang, Pangasinan, na kung saan ang mayor ay controversial mayora na si Ninia Jose Quiambao, ayan. Okay, and ano pa ba pag-uusapan natin? Siyempre yung Itbulaga at saka yung It Showtime. Naku, naka-score ang It Showtime kasi 9.6% sila last April 6 sa AGB Nielsen Philippines, samantalang 4.4% lang ang nakamit ng Itbulaga. Pero ayon sa ating insider,
lalaban ng Itbulaga at marami silang mga, marami silang plano, pinagmitingan na ang mga bagong segment na gagawin nila sa Itbulaga at may maidadagdag raw na host ng Itbulaga. Sino kaya ito? Di kaya si, ano, si Andres Mulak ay maging regular na sa Itbulaga tapos ipapartner kung sino hahanapan nila ng kapartner para mag-click, para makabuo sila uli ng Aldab, parang ganyan. Sana maulit, no, yung success ng Aldab kay Andres Mulak at doon sa ipapartner nila kay Andres. Ayan. Kasi sabi, lalaban sila. Hindi sila magpapatalo, magpapakabog sa It Showtime. Oh, eh, well, abangers tayo. Tingnan natin kung talagang sila nga ay babalik sa pagiging winner. Kasi nga, di ba, although ano yon pilot episode ng ano, kumbaga sa GMA 7 na, kumbaga tuloy-tuloy lang naman yung It Showtime. Pero kumbaga, yun ang unang salang nila last Saturday, April 6, sa GMA 7. Kaya, at saka daming guest na artista. Ang daming Kapuso Stars na guest. Tatambakan siyempre ng mga talent yan ng Sparkle Artist Center, di ba? Kaya makakaano tayo, expect natin na kapag nanood tayo ng It Showtime, makita tayo ng mga stars ng Kapuso. Okay. Hindi malayo na baka mag-guest din yan si ano. Pero palagay ko si Marian Rivera, baka titingnan natin ha, kasi hindi pa tayo sure dyan. Kasi si Marian ay talagang tumatanong ng utang na loob sa kay Mr. Tony Tobiera. So baka hindi pwede, baka hindi magi-guest si Marian sa It Showtime. I don't know, tingnan natin, abangan na lang natin. Pero syempre, inaasam nga ni Vice Ganda na siya ay ma-interview, ma-feature sa Kapuso Mo Jessica. So mukhang malabo, malabong mangyari ito kasi talagang umiiwas raw si Jessica Soho sa tuwing nilalambing sa kanya si Vice Ganda. Ayan, okay? So marami pa tayong pag-uusapan dito sa Chismis PS on Kambal Chismis. Kaya pasok na mga suki mga ka-chismisan! Kay ko, ay sigurado alam ko yan! Chismosa! Ang ining at ingatan mo, lahat yan ay alam ko. At ang mga tinatago mo ay aking lahat na lalaman. Chismosa! Here's our first chika dito sa, of course, magchismisa na tayo, ha? Okay, tahanang pinakamasaya ay nag-trending. Bakit siya nag-trending? Di ba wala na ang tahanang pinakamasaya? Because nagbanggaan nga It Showtime at saka It Bulaga nung Sabado. Siyempre, dahil nga nagbanggaan ang dalawang noontime show na to, naisingit ang tahanang pinakamasaya at sila po ay nag-trending sa X o Twitter. Ayan. At kumbaga parang marami nang umusta, parang kamusta na yung tahanang pinakamasaya? Babalik pa ba sila? Saang channel ba? Ganyan. Abangan na lang daw natin kasi yung TV production na yan, yung APT Entertainment Incorporated, ayan, ay sila naman ay magpapatuloy pa rin daw po sa pagpuproduce. So malay natin, baka kapag okay na sila, settled na, di ba? Masisettle na nila yung account nila, yung kanilang utang sa GMA 7, baka magtuloy-tuloy naman sila sa ibang channel. Siyempre, singilin pa rin sila kahit na saang channel sila, okay? So, yan po ang balita natin about tahanang pinakamasaya na nag-trending nga sa X o Twitter dahil nga sa banggaang It Showtime at It Bulaga. At isa pala sa talaga naapektuhan sa tahanang pinakamasaya ay hindi lang pala sila Buboy Villar, si Paulo Conte, si Yormi Isko Moreno, siyempre mayaman na yun, no? Oo, hindi na siya maapektuhan. Oo, kasi nga, di ba, ang dami naman yung salapi. Pero nga siyang inuupahan sa BGC, di ba, yung pinagsisyuhan ng Marites University. Ilan palapag yung kanyang inuupahan dyan para maging nila, maging network nila. Kumbaga yung mga studio nila, ganyan. Okay, so si Kokoy Di Santos din pala ay affected, no? Kasi ito ay parang parang naging bread and butter niya. Kasi maganda ang pasweldo ng mga halusos. Pero ano tayo magagawa talagang, kailangan i-stop kasi kung itutuloy-tuloy, baka malubog sa utang ang Tape Incorporated. Ayan, okay? Hindi naman message yun. Bigla lang may lumalabas sa, yung nag-feed sa Facebook natin. Si Vice Ganda, payag ba kayo na siya na ang magiging bagong reyna ng
ng GMA 7 porket ano nga 9.6% sila sa kanilang unang salang sa GMA 7. Yun ba ay basihan na? Yun ba ay matatawag ng Reyna siya dahil naging ano nakapagtala sila ng ganong kataas na rating, no? Kasi nga ang mga noon time show ngayon hindi na umaabot sa 9%. O tapos inabot nila yung 9.6%, lumamang pa sila doon sa 9%, magbuntik-muntik na maging 10%. So may mga akla ganyan. Naku, si ano na si Vice na kabog niya na si Marian Rivera, siya na ang reyna ng ano ng GMA 7. Hindi naman po pwede 'yun kasi ang talagang merong ano hawak na ng titulo na 'yan, ang talagang kumbaga tinatawag na GMA primetime queen is Marian Rivera. Kaso matagal din siya nagpahinga sa pagiging primetime queen, 'di ba? Ngayon dahil nga si Gabby Concepcion ang kanyang kapartner sa My Guardian Alien, nagre-rate nga ito. Pero hindi naman ganoon kalaki ang lamang nila sa linlang. Ayan. Hindi na pwedeng linlangin kasi ang publiko dahil mga 2% lang lamang nila ganyan. Oh, 2% hindi yan ano ha, hindi na nakakabog talaga ng gusto, 'di ba? At saka in terms of aktingan, alam naman natin kung gaano kahusay ang mga artista sa linlang, 'di ba? Top billed by Marisol Soriano or Diamond Star. Na hindi kinakalawang ang ano husay sa pag-arte. Tapos lalong humuhusay si Kim Chu, Paulo Abilino, si JM De Guzman. O, di ba? Si ano, Kyla Estrada, daughter of ano, Janice Debrin and Jan Estrada. So, wali, no? Padating sa actingan, si Marian naman, eh, talagang, hindi na, parang wala pa nga yata siya. May award na ba si Marian? O, parang di pa nga yata siya, parang di pa siya best actress, ha? O, si Gabby Concepcion naman, umiiyak, walang luha. Ano ba yan? Sabi mga artista nyo dyan sa My Guardian, Alien. O, hindi ano siya, hindi Angel, Alien. Okay, so, yan na nga si Vice Ganda, kung mamamayagpag nga in showtime nila, hindi pa rin siya pwede maging reyna kasi hindi niya maagaw yun kay Marian Rivera. At unang-una, hindi naman siya contract star ng GMA 7. Sila po ay ano lang, nakisilong lang. At ang balita natin, hanggang December 2024 lang ang kanilang contract. Oo, sa GMA. Oo, sa Kapuso Network. So, pero I'm sure, i-renew sila kasi nga kung talagang patuloy silang magre-rate, pagdating ng 2025, palagay ko na nasa showtime, nasa GMA pa rin ang It's Showtime. Ayan, okay? So, abangers na lang tayo. At ito naman, another chika naman natin, si Sara Labate, wala siyang balak mag-revenge. Oo, kasi nga naniniwala siya na for me, there's nothing more expensive than peace and I believe in karma. Ayan, wala daw talagang makatalo doon sa magkaroon ka ng peace of mind, ganyan. Kasi, kumbaga, yung ano daw yung karma ay talagang, yung Diyos na lang ang bahala doon sa mga gumawa sa kanya ng hindi maganda. Oo. Alam naman natin kung sino yung pinatutungkulan dito ni Sara Labate, di ba? Tuloy lang ang buhay sa kanya at nag-work siya for his two kids, no? si Sion at saka si Kai. Nakamukha po ni Kai yung bunso nilang anak ni Richard Gutierrez, yung ano si Mommy Esther. Oo, talagang baka si ano nung naglilihis si ano si Sara Labate, lagi niyang kachika si ano Mommy Esther. Kaya ang ending naging kamukha nga ni Mommy Esther itong si Kai. 'Di ba na pinagdudahan pa nga daw umano ni Tita Annabel parang ipapa DNA pa kasi nga parang hindi anak daw ni Richard, kung ba hindi daw si Richard ang tatay, gano'n. Nakakaloka, no, di ba? Parang si ano, di ba, si Punin Luna, di ba? Pinaglian niya si Raisa Madison o si Baby Tali nung, ano, nung sanggol talagang parang kalook-alike din ni Raisa May. Ganun talaga yun, pag pinaglian mo, maging kamukha ng anak mo. Kaya, better na ang paglilian ninyo ay yung maganda na para lalabas na maganda, guwapa. Pag lalaki naman, guwapo. Okay, so, si Sara Labate ay talagang super blessed kasi nga, hindi niya iniisip yung mga ganti-ganti, ganyan, magsalita sa press, ng ganyan, sisiraan si Richard, or nasabihin niya ang katotohanan ng kanilang separation, di ba? Yung ginawa sa kanya ni Tita Annabel, yung mga ganyan. So, ayaw niya ng ganyan. Gusto niya, tuloy-tuloy lang yung trabaho niya, at binibless naman siya ni Lord, at least wala siyang sinasabi, kung may sinasabi yung kabilang, at yung kabilang kampo naman, hindi na nagsasalita. Alam kasi ni Tita Annabel, kapag nagsalita siya, magiging negative
ang anak niyang si Richard Gutierrez. Okay? At ito naman mga kapatid ni ano, Catherine Bernardo. Direk Julie, may papakita tayong picture. Oo, yung mga kapatid ni ano. Yung ano, family picture ni Catherine Bernardo. Nasaan ka? Okay, Julie, ayan. May papakita tayong mga litrato, di ba? Kaya wag kang ano ha? Okay, yung picture ni ano, nung family ni ano, ni Catherine Bernardo. Ayan, pakita natin. Kasi, hindi naman sila talaga, ano no, talagang, kumbaga, ano sila, mga private person, ganyan. Pero may lumabas naman kasi nakita ko, kaya ipapakita natin yung family ni Catherine Bernardo. Which is, yung kanyang tatay ay si Chudori Bernardo, isang businessman. Of course, her mom, di ba? Isang negosyante rin, si Mami Min. Tapos yung kanyang sister na si Christine Chrysler ay isang flight attendant. Tapos si Christelle Carla, isang nurse. Si Kevin Carlo, yung brother niya, my brother is not a pig. Ang brother niya ay isa namang dentist. Ayan. Kevin Carlo, dentist. Tapos si Christine Chrysler, flight attendant. Si Christella Carla, isa namang pong nurse. Ayan. Okay, may mga message tayo mula kay Jake Crisostomo. Hi, Tita Tos. Happy EID. EID ba to? ED? Parang ganyan. Sa ano to? Muslim to, di ba? Okay, ED or EID Mubarak. Ayan. ID Mubarak yata to. ID Mubarak. Ayan. ID Mubarak. Watching from Riyadh, KSA. Nakaabot na naman ng live nyo. Ingat po at more subscribers to come. Thank you very much, Jake Crisostomo, for your wish na magkaroon pa tayo ng maraming mga subscribers. Marietta Green. Sorry late ako. Good evening po. Good evening also to you, Marietta Green. Si Winnie Pohas, good evening Tita Tos, watching live, inaabangan kita. Maraming salamat sa pag-aabang mo sa akin, nakaka-touch naman, very touching na. Inaabangan tayo ni Winnie Pohas katuwing nagla-live tayo. Ayan, Marietta Green, team replay na lang ako. Thank you, okay? At yung mga team replay natin, sila yung dahilan kung bakit lumalaki yung ating views, no? Okay, 1,000 of views. Si Andrea Gueco, na-miss natin si Andrea Gueco. Ano po masabi nyo sa issue ni Maricel Soriano about sa drugs? That is lumang issue na, no? So, ngayon, syempre, kumbaga, ano na yon, past na yon, sa present, okay naman, nagbago na si Maricel. During the time kasi, di ba, namatay yung mami niya, tapos ano pa ba nangyari, mami Linda niya, so parang namatay na din daw ang mundo niya. So, nagkagulo-gulo na ang buhay, tapos walang mga proyekto, so hirap sa financial niya, si ano, finances, ganyan. Okay, hirap sa kanyang, kumbaga, yung kanyang financial, yung kanyang kita walay na, ubus na. Oo, so kumbaga naghihirap si Maricel. Talagang wala siyang pera. So my friend siya na I think sister ito ni ano no ni Mar Rojas na yun ang tumulong sa kanya. Si ano pangalan ba noon? Oo. Basta ano yun, mayaman siya, may restaurant yun, ayan. Okay, sabi, ano na yun, kumbaga nakaraan na ni Maricel yun na naapektuhan nga yung pagsasalita niya. Ito naman si Marlica kasi katikatera, no? Talagang idinadamay pa, ikinokonek para si Maricel kay PBBM. Nakot, kung nandito ka lang sa Pilipinas, andayin mo ng demanda. Okay, mula naman kay Panda. Panda, wow, nakaabot sa live. Hello po, God bless. Watching live today, ayan. Okay. Yoli Flores, hello po, good evening, Ipo from Tondo. Uy, taga Tondo naman siya. Oh, nanonood siguro siya ng ito ang Tondo ni ano ni ano ni Morley Alinio. Lota Kiambao. Si Lota Kiambao, she's from Toronto. Hello, watching from Toronto, Canada. Hello Lota Kiambao. Maraming salamat for watching. Nakakatuwa naman meron naman tayong bagong viewer mula sa Toronto, Canada. Ayan. Welcome to my vlog. Welcome to Chismis PS on Kambal Chismis. Ayan. Mula naman kay ano ba pambansang insekto. Mga pangalan talaga. At least hindi naman ano, hindi naman double meaning, 'di ba? Hindi naman kumbaga hindi naman malaswa yung kanyang pangalan. Magandang gabi po. Totoo po bang hiwalay na ang Don Bell and magkaka-presscon daw within this week? Magpe-presscon sila because mag-i-end na ang Can't Buy Me Love kasi nabulgar na ang katotohanan, okay, na divulged na, unti-unti nang nalalaman yung sekreto ng pagpatay
Oo, sa mami ni Ling na si Divine na which is played by Shaina Magdayaw. Ayan. So yung ano, yung hiwalay na ang Don Bill, hindi naman sila umami na may relasyon sila. Okay, so magpe-press kong sila because malapit nang magwakas ang Can't Buy Me Love na lagi kong inaambangan. Kasi gandang-ganda talaga ako sa teleserye na ito ng Star Creative. Ayan. At saka ng ABS-CBN Studio. Okay, so dire-diretso tayong oras natin. Mag-aalas 12 na ng hating gabi. Oo, kaka-umpisa pa lang naman natin. So nag-start tayo ng 11:30, no? Eksakto, Direct Jeline. O nag-start kami ng 11:30. So mga 1:30 a.m. matatapos tayo today sa ating Chismis PH on Kambal Chismis. Okay, si November, right? Good evening po, Tito Tos. Tuloy po ba ang kasalan ni Bea at Dom? Saan? Saan sila ikakasal? Kasi alam ko wala pang balikan na nangyayari sa kanila. Okay, pakita na natin pictures ni ano ni Lota Kiambao. Nanonood na po ako. Ano? Nanonood noon pa. Nanonood na raw siya noon pa man. Oo, nanonood na daw siya mula noon hanggang ngayon. Always watching daw siya sa ating vlog. Si Miss Chido, nandiyan si Miss Chido, di ba? Okay. So papakita natin yung mga picture ni Miss Chido na kung ito yung sa yung una mo ng picture, patingin mo na baka magkamali ka. Oo, yan yung na ano sila diyan na nag-stop over sila ng 5 hours sa Istanbul, Turkey. Okay, alam niyo naman si Miss Chido, my beautiful friend from Dubai. Mahal na mahal si Baby Yowen. May pa-birthday nga siya kay Baby Yowen para sa school. Okay, sa celebration ito sa school sa St. Catherine. So yan po papakita natin sa Istanbul, Turkey yan. Sila po, sila ay nag-stop over diyan for 5 hours. 'Di ba? Mga signature talaga yung ano, yung mga store. Ano niya diyan sa una? Gucci. Taray. Tapos ano, Hermes naman yung isa. Nasa Hermes naman siya kasi ano to eh, late naman dito nakikita. Okay, so after that picture, papakita naman natin yung sa Westminster Abbey. Ayan. Westminster Abbey. Ito daw po yung tinatawag na coronate o yung kasalan o kasalan, no? Na dito kinakasal yung king and queen. Ayan. Na kinasal nga rito sina Catherine. Yung ano, di ba? Yung sa ano, yung ano ba tawag nito? Oo, yung prinsipe, di ba? Oo, si Prince William. Ayan, Prince William. And Catherine, alam ko si ano ang papilyado ni Catherine? Middleton, ayan. Catherine Middleton, tapos si Prince William. Okay, sila po yung mga royalty family, ayan. Okay, so yan, yan pinakita natin ang Gucci. Nasa Gucci si Miss Chido. Nag-shopping na rin siya dyan, syempre. Okay, di ba? Bonggacious talaga si Miss Chido. Kasi nga, pag masipag ka, talagang afford ka na magpunta sa iba't ibang bansa at mamili sa mga branded stores. Ayan. Okay, si Lota Kiambao, nabasa na natin. Yoli Flowers. Uy, hello Yoli Flowers. Okay, taga-Tundo nga siya. Hello Yoli Flowers. Maraming salamat sa panunood mo. So, dire-diretso tayo sa pag-atin pa ng mga chika sa atin. Pero gusto kong pasalamatan. Siyempre, ang una nag-ayuda sa atin, si Miss Friendship ng Karkar Cebu. Pang-apat na, kaya makukuha ko na siya tomorrow. Okay, meron ka ng 250, Direct Jeline. At least di ka na si Zero, ha? Okay, ayan. Miss Friendship ng Karkar Cebu, hello to you and I love you. We love you so much. Talagang sobrang mahal na mahal mo ako. Thank you and nako, from the bottom of my heart, a million thanks to you. And here's my song muna for you bago yung kanta mong Who Broke My Heart. Ayan. Favorite na favorite daw pala niya yung song na yun. Tinimbang ka ngunit sobra-sobra. Hello po, ang ganda po ng mga pictures ni Ate Gay at Ate B sa likod nyo. Oo, bago yan, bago nating props. Ayan. Siyempre, sila yung mga iconic, di ba? Si Ate B, the star for all seasons. Si Nora Honor, nag-iisang superstar! Superstar. Siyempre, mahal na mahal yan ni Friendship Lloyd Agatula Conte. And I'd like to greet my dear good friend, Ma'am Erlinda Riblando, na hindi kami pinapabayaan always. Laging maliwanag ang aming ilaw because of her. Kasi nga, talagang sobrang mahal na mahal niya kami. Lagi niya kaming sinusuportan. Lagi niya kaming inaayudahan regularly. Ayan, maraming salamat.
may minamahal, may beloved, always. Okay, siya ang Queen of Manhattan, New York City, and Kabikulan, Ma'am Erlinda Reblanco. Okay? So, nakikita naman pala talaga, no, si Ate Gay yung nasa kaliwa ba si Ate Gay? Kanan. Kanan, o nasa kaliwa. Ano ba? O nasa kanan si Ate Gay, nasa kaliwa si Ate B. Kaliweti naman talaga si Ate B, o. Pag nagsulat siya, kaliweti siya yan. Okay? At ang ganda dyan ni Ate B, at ang ganda din yan ni Ate Gay. Sabi lahat maganda yung mga pictures na ipapakita namin sa inyo para matuwa naman kayo. Okay. So, another chika naman natin. Ito naman ay tungkol kay... Ay, ito pala din pala kantahan si ano. Baka ano. Baka mawiin charot lang. Si ano pa, my gosh, lagi nga regular ng paayuda niya sa atin. Nais kong mabuhay sa haba ng panahon. Kung kita'y kapiling dito sa aking buhay, habang may buhay, habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay ang aking kinabuhi. Bisaya siya eh, si Miss Friendship ng Karkar Cebu. Ang akong kinabuhi sa imo ihahatag ang awitin ito'y para sa'yo, namumutawi sa mga labi ko, alay sa'yo, handog sa'yo. Miss Friendship ng Karkar Cebu, maraming salamat. Dagang salamat sa imo, day. Nako, talagang binibless mo ako always. Thank you very, very much. Okay? Another chika naman natin, another chismis. Magchismisan tayo dito sa Chismis PS on Kambal Chismis, si Angeline Quinto at si Non Reb Dakina, ayan, na may anak na nga sila, di ba? Na masusundan na, malapit na. Okay? Sila pala ikakasal this coming April 25. Ano bang araw ang April 25? Ito po yung kanilang wedding day na sila po ikakasal sa National Shrine of Jesus Nazareno. Ito po yung Quiapo Charts na dito po kami na namamanata ni Baby Owen. Ayan, every first Friday of the month. Ayan, so ikakasal sila. For sure, ang daming ano dyan, oo, mga artista ang pupunta. Ninang, Ninong, tapos yung mga guest na artista. And of course, dahil nagtitaping dyan si Coco Martin, isa si Coco Martin sa magiging Ninong, si Tanggol. Oo, so yung mga artista sa Batang Quiapo, baka kunin na rin Ninong at Ninang ni ano, si Charo Santos. O si Madam Charo, sino pa ba? Sino yung artista dyan? Si ano, Cherry Pie Picache, o Mierna Castillo. Pero hindi kukunin si Mierna Castillo. Siyempre, alam naman si Angeline Quinto, kukunin niya yung mga sikat, no? Alam mo, Mierna Castillo. Eh, pero diba, in-interview siya ni Julius Babaw, pero ano na, diba? Wala pa namang 1 million. Eh, kailan naman siya in-interview. Pero parang ano, no? Parang shy type si Mierna Castillo sa kabila ng ang tagal-tagal niya na sa showbiz. Kasi very private person pala siya, parang kumbaga merong dapat mystery ganyan. Kasi hindi naman siya basta-basta nagpapa-interview. Kahit na sabihin mong hindi na siya ganun kasikat, matagal siya ano, nananahimik. Ayan. Okay. Si Ma'am Shi. Hi Ma'am Shi. Na mahal din kami ni Baby Owen and of course ni Julene. Yay! Nakaabot din sa live. Thank you Ma'am Shi. How is your husband? Oo. Si Sir Daniel, si Papa Daniel, o diba? Ikaw si Catherine, Papa Daniel, tas Catherine, si ano, Ma'am Shi, pero iwalay na ang, ano eh, ang Catniel. Dapat si ano na lang, si Daniel, teka muna, si Daniel ang kanyang, ano, husband. Siya naman si ano, sino ka, Ma'am Shi? wala pang siyota si ano, kasi pahinga muna daw sa girl si ano, Daniel. Sabi naman ni Susan, Broncano, good evening po. Wala po bang balita kayo kay Kim Cho at Paolo Abilino? Susan from Milan, Italy. Uy, sila na. Nagkakamabutihan na sila. Sa katunayan nga eh, di ba? Michelle po, ayan. Siya si Michelle, si Ma'am Shi. Ma'am Shi Michelle. Tapos syempre, partner niya sa buhay. For how many years na ba? 3 decades na ba? O si, ano naman, si Sir Daniel. Hi, Sir Daniel. Hello. Tagabigay ng GCash. Nagbibigay ng GCash, baka lakihan ngayon ni Sir Daniel. Ang bibigay niya, matagal na din nakaparoon sa atin si Ma'am Shi. Okay. Si Kim Cho at saka si Paolo Abilino, although wala silang inaamin, pero
malakas daw yung ano, malakas yung paniniwala o malaki yung paniniwala ng mga sa production na mukhang may something na raw kina Kim at saka kay Paolo. Kasi nga, dinadala ng food ni Kim, ayan, si Paolo tuwing may taping sila ng What's Wrong with the Secretary Kim. Ayan. Tapos, lagi sila magkasama. Nagbabanding sila sa ano, Enchanted Kingdom. Nagbo-bowling sila. Oh. Mukhang si ano na nga, mukhang si Kim Jo na nga ang kapalit ni Janine Gutierrez sa buhay, sa puso ni Papa Paolo Abilino. Ayan. Na interesado din kay Catherine Bernardo. Makapareha lang naman. O makapareha lang sa isang project. Winnie po, Sita Tos, tuloy po ba ang pagpasok ni Osang sa Batang Quiapo? Idol ko kasi si Osang, ang ganda niya. Inaantay pa siyempre yung pagtatapos ng taping niya sa Pamilya Sagrado kasi baka magkaroon ng conflict, ganun. Hindi po pwedeng pagsabayin ni Osang yon kasi meron siyang scene sa Baguio, may scene siya sa Tondo, Manila. Ayan. Tondo ba? Parang Malabon pala, Malabon. Oo. Hindi pala sa Tondo. Kanina pa tayo Tondo ng Tondo. Malabon, ayan. Bumalik nga daw yung alaala niya nung sila ay mag-taping sa Malabon. Kasi nga, tumira na matagal na panahon dyan si Osang sa Malabon. Ayan. Okay, so abangers tayo doon sa kasal ni Angeline Quinto at Nonrev Dakina. And for sure, si Angeline din ang kakanta sa kasal. Para tipid-tipid. Pero kung may, kung ano, mag, kumbaga regalo na lang yung kakanta si, ano, sino ba yung makaibigan niya? Si Morissette ba? Si Casey Tandingan? Si Yeng Constantino? Pag libre na yon, okay naman. Sila na ang kakanta sa wedding, di ba? At least, ano, no, talagang nag-decide na si Angeline Quinto na pakasalan na si Nonrev Dakina. Kasi nga, behave na si Papa. Oo, talagang hindi na siya nangangaliwa. Hindi na siya ng babae. Kinalimutan niya lahat ang mga babaeng nakarelasyon niya. Oo, kahit yung naanakan niya noon, ano na lang, sa bata na lang sila nag-uusap. Pero wala na talagang, eh, lagi kasing ano, parang lagi nakabantay si Angeline Quinto. Talagang hindi nakakawala si Papa Nonrev, no? Oo, talagang lock ang door. Lock ang door! Nakalock yung door. Okay, si Jody Santa Maria at Heart Evangelista, magpinsan pala sa mother side. Oo, diba, Tis Bongga? Nalaman natin na si Jody Santa Maria at Heart ay magpinsan sa mother side. Kaya pala, anong nasa ABS-CBN silang pareho, lagi sila magkasama, lagi sila nagkakachikahan, kasi nga, magkamag-anak pala sila. Ayan. Okay. Casey Concepcion, no? Mas pil ka bonding? Bakit ganyan si Casey Concepcion? Parang yung mga anak ni Sharon, kay Kiko, si Frankie, si Miel, si Miguel. Although, dati, parang close naman na, di ba? Pagka Christmas, pagka New Year, nasa bahay ni Sharon si Casey, pero ngayon parang nag-iba na yung ano, kumbaga wala nang ganung ano feeling si Casey na dapat sa bahay ko ni Mami Sharon o ni Mama Sharon ko pag Pasko, pag New Year, parang wala na, parang mas gusto niya pang kasama yung mga anak ni Gabby, kay Grace Ibuna at kay kay Genevieve. Ayan, ito po yung karelasyon ni Gabby. Matagal na rin, no? At may dalawa siyang anak dito na babae. So, dito siya nakipag-bonding. Nung ano niya, birthday party niya, ang mga bisita niya, ito nga, no, yung mga anak ni Gabby kay Genevieve at si Gabriel, no? Si Gabriel Ibuna. Okay, yung anak ni Grace Ibuna at ni Gabby Concepcion. Well, hindi ko alam, ha, kung ano ba talaga ang nangyayari, no, sa pagitan ni Casey at nila Frankie, ni Miel at ni Miguel, no? Kasi dati naman, close naman sila. Tapos, yung mga ano niya, mga pinsan niya, nakipag-bonding din siya. O sa kapatid nga ni ano, no, ni Kiko Pangilinan, na si Anthony Pangilinan, yung mga ano niya, pinsan niya, na mga anak nga ni Maricel at saka ni Anthony Pangilinan, nakipag-bonding din siya. Of course, kasama na rin si Anthony at saka si Maricel Laksa. Okay, so pinagluto rin siya ni Maricel, ganyan. Nag-celebrate siya ng birthday sa kina Maricel at kay Anthony Pangilinan. Pero kay Sharon, wala pa akong nakitang picture na nagpunta siya doon kay Sharon para mag-celebrate naman ang kanyang birthday. Tapos, ang nakaluloka si Sharon saka si Kiko, nagpunta naman kay Juday at saka kay Ryan Agoncillo. O, tas, ano naman, di ba, pinagluto naman ni Juday na masarap na pagkain ang kanyang ate Sharon. Ayan. O, sana naman, ano, no, kasi may mga post yata si Sharon ngayon na parang yung absence ng isang tao, parang ganyan,
parang ano, parang referring to Casey Concepcion ba yun? Parang cryptic post na ganun. Pero hindi naman gaganon si Sharon kay Casey kasi kumbaga si Casey Concepcion, eldest niya yan eh, no? Oo, nakita ko naman yung pagmamali Sharon. Since maliit si Casey, mahal naman niya talaga si Casey. Ayan, si Casey lang talaga yung parang lumayo na parang, I don't know kung may kasamang selos ba yun, na parang may ibang pamilya na yung kanyang mama Sharon, parang ganun, parang yun ang nasa tingin ko, no, na parang lumalayo siya because parang ano siya, parang may ilang factor, ayan. Si Nono Ali? Okay, Poppy Pop. Ano yung Poppy Pop? Hindi ko alam ang ibig sabihin nito, kachismisang Nono Ali, ayan. Paliwanag mo si Popo, si Poppy at saka si Pop, ayan. Ah, baka si ano, baka yung sa ano ba to, Can't Buy Me Love, si Maricel Laksa tuloy, si Maris Racal, at saka si Anthony Jennings man tinutukoy mo, si Snoop, ganyan. Sino ba yung tinutukoy mo? Oo, I think so, ayan. Okay. Si Bianca Lapos ay upset na upset naman. Saan siya na-upset? Kasi nga may mga baser yung anak niya kay ano, Bong Navarro na si Ice. Si Ice kasi nung bata pa to, mga ilang taon ba to? Mga 5 years old yata, 6 years old, 7 years old. Na-invite kami sa party. Oo. Swimming party, ayan. Birthday, siyempre ni Ice. Tapos, andun si Bong Navarro, Isnabero, Maldito, ganyan, di kami pinapansin. Siguro, naiinis siya kay Bianca Lapos, basta nag-invite ng reporter, ganyan. So, nakita namin si Ice, at cute naman ng bata. Lumaki, hindi naman ibig sabihin na parang pinalabas kasi ng mga basher, parang hindi anak ng artista, parang hindi artistahin si Ice. Di naman, may appeal naman si Ice, no? Malaki lang yung katawan niya. O, kasi nasa batang Quiapo ito at patuloy na nakakatanggap ng bashing yung anak niya. Siyempre, na ano din ito, na-stress, di ba? Nagkakaroon ng anxiety kasi nga parang feeling niya parang bakit siya ginaganon? Eh, nag-artista lang naman siya, naghahanap buhay lang naman siya. Gusto lang naman niya magkaroon ng sariling pera, di ba? Kasi mo ito, mga basher naman, mga katikatera, parang feeling mga magaganda, kamukha naman lang si Manang Christy Permin. Kamukha nila si Manang Christy Permin. Okay, para makarikatures. Ayan. Okay, so, alright. Oh, yan ang tungkol kay, balita natin tungkol kay Bianca Lapos, na upset siya. Sabi niya, bakit hindi nila akong tirahin ninyo, ba? Diba? Ako yung nanay, ina ako, na nasasaktan kapag binibira nyo yung anak ko, binabas nyo. So, ako na lang yung bas nyo. Sabi niya, mataba ako, ba? Diba? Basta gusto niya, siya na lang yung binabas. Tama naman, pag nanay, di ba? Tayo na lang ang saktan, wag lang yung mga anak natin. Sabi naman ni Lucita Itom, ayan. Lucita Itom, new subscriber here, watching from Kuwait. Uy, Lucita Itom, thank you so much. You are from Kuwait. Maraming salamat for watching my vlog. My vlog, Chismis PH on Kambal Chismis. Maraming salamat for watching, no? At least na-discover mo yung aking vlog. Mommy Love, Baby Love. Uy, ang ganda ng kanyang pangalan, ha? Mommy Love, Baby Love. Okay, sabi niya, hello po, Tita Tos. Tams Love, numbers and subscribers din po. Pwede magtanong, Tita Tos, kung ayaw niyong sagutin, okay lang po, maintindihan ko. Kumusta na po si Mama Lino Reyes? Babait siya sa'yo. Hope she's okay. Ayan. Wala na akong balita sa kanya, okay? Mommy Love, Baby Love. Oh, wala na akong balita sa kanila ni Sir John Shannon House. O naman, di naman natin maitataging naging mabait siya sa akin. Pero syempre nagkaroon ng issue. So tapos na yung lahat. Kaya huwag na nating i-discuss pa yan because past is past. Okay? So I hope you understand. Past is past. Mommy Love, Baby Love. At ang pangalan mo, Love. Baby Love. Kaya love tayo. Okay? Ito naman si Mirna Castillo. Pinagsisisihan raw ni Mirna yung pagawa niya ng Penny movies before. O kasi naman nakakahiya naman talaga yun, 'di ba? Na nakita yung ano mo. Nakita ang kalooban mo, 'di ba? Tapos niyayari ka ng leading man mong ano din, porno actor din, Penny actor ganyan. So, tatlo yata sa pelikula niyang napanood ko no, nasa Davao City pa ako that time at talagang blockbuster pinipilahan talaga because talagang talagang hubad kong hubad at talagang nagyayarian talaga sa mga eksena ng pag Penny movies na o Penny movie na ganyan. Kaya yun, parang nahiya siyang sabihin, nahiya siyang i-discuss yun.
Pero at least nasabi naman niya, at least hindi siya plastic ha, nabanggit niya na parang may pinagsisihan ako na sana hindi ko na ginawa yun. Oo, kasi nga yung mga iba syempre may mga ano din, di ba? May mga, siguro may mga nang babasa kanya na ikaw yung dating napanood namin na nagpipeni parang ganyan. Pero dapat intindihin natin na dumating si Mirna Castillo sa buhay niya na naghirap siya, kailangan niyang gawin yun, sumabay sa Agos kasi kung hindi naman siya gagawa ng peni, eh hindi siya mabubuhay, di ba? Kasi siyempre malaki-laki din yung budget niya kasi Mirna Castillo siya. Oo, unlike yung mga siyempre mga hindi naman ganong kilala, 10k lang nagpipeni na, di ba? Pero yung mga katulad ni Mirna Castillo, yung mga gumawa pa ng mga peni noon, binabayaran naman sila ng kahit papano na malaki, ayan, okay? So, yun, dapat kalimutan na rin naman talaga ng mga ng tao na yung ginawa ni Mirna Castillo noon. Kasi kumbaga isa siyang artista na hindi talaga siya nakatakas doon sa ganong agos ng, yung kumbaga yun yung pinaka, parang pinaka in vogue ganon ng mga panahon na yun, ng 80s, ganyan, 85 yata nauso yung peni, no? So, si ano nga, diba, ganun din, pinagsisihan ni ano, ni pangalan nun, Joy Sumilang, pero nagawa niya na. Okay, sabi naman ni Mami Love Baby Love, thank you Tita Tos, thank you Mami Love Baby Love, and welcome to my vlog kasi first time kong nabasa yung pangalan mo, ha? First time kong nakita yung name mo dito sa Chismis PS on Kambal Chismis. Ayan. Thank you so much. Okay, ito naman si Direk Jose Javier Reyes. Siya na pala ang bagong chairman at CEO ng FDCP, Film Development Council of the Philippines. So after Tercios III, pinagpilian, pinagbutuhan, at ang kanila pong napili, ayan, para umupo bilang chairman at CEO ng FDCP ay walang iba kundi ang veteranong dekalibring director na si Jose Javier Reyes. Ang dami niya mga blockbuster na pelikulang ginawa at talagang favorite siya ng iba't ibang movie companies. Ayan. Siyempre, nangunguna na dyan ang Regal Films ni Mother Lily Monteverde. Ilang pelikula ba? Baka 50 pelikula na yata nagawa niya sa ilalim ng Regal Entertainment. Ayan. Sabi naman ni Carmen Shen, watching live from Taiwan. Uy, she's from Taiwan. Carmen Shen, thank you so much for watching and welcome to my vlog, Chismis PH on Kambal Chismis. This coming June 1st, i-celebrate naman natin ang ating 4th year anniversary sa Chika Mo Vlog Cebu. Kaya bangers tayo sa ating anniversary presentation sa June 1st. Apat na taon na po ang Chika Mo Vlog Cebu dito sa PPA Entertainment Network. Congratulations sa ating lahat. Nakaabot tayo ng 4 years. Diba? Tapos siyempre tuloy-tuloy yan. Uy, nandito si ano, oh, si Miguel. Bumibeso sa akin. Beso-beso, baka matumba mo yung camera. Ayan, yung mga ano, lightings, yung ganyan, yung mga ring light, wasting, ganyan. Okay, maraming salamat. And once again, I'd like to thank sa ating first ayuda na natanggap mula kay Miss Friendship ng Carcar Cebu. Uy, yung ex ni Oropesa, ni Elizabeth Oropesa na si Danny Ramos, mayaman na. Saan siya kumuha ng pera? Ba't mayaman na siya? Napanood siya sa, di ba? Matagal siya napanood sa APG's Ang Provenciano. O, at least, di ba? Tagal-tagal niyang artista. Tapos, hindi naman talaga siya kinukuha na lead actor, di ba? Sa mga pelikula na, mga pelikula ng iba't ibang mga movie outfits, ganyan. Pero siya po ay pinagkatiwalaan ni Coco Martin sa APG's Ang Provenciano. Siya ay bumongga ang kanyang buhay, di ba? Siya po ay may farm na, tapos maganda yung bahay niya. At least, di ba, swerte, di ba? Danny Ramos, kasi namin siya makalimutan kasi, maliban sa ex siya ni Elizabeth Oropesa, siya po ay naging kapartner ng aming alaga ni Teacher Pete noon na si Irene Enriquez sa Bedtime Stories. Ayan, na pinagbidahan ni Marika Reyes. Ay, Marika Reyes, asawa ni ano yun, di ba? Ni Richard Poon, si Maricar de Mesa, ayan. Okay, Mami Love, Baby Love, kinig lang po, mi tita. Thank you. Okay, maraming salamat sa ating 90 live viewers. And once again, maraming salamat sa lahat po ng ating mga bagong subscribers. Welcome ko po kayo dito sa PPE Entertainment Network. Nasa road to 10,500 na po yung ating subscribers. Mabuhay ang PPA Entertainment Network. Si Shaira Muro, siya po yung binansagang
Queen of Bangsamoro Pop. Oo. Kumbaga may merong print merong pop star, merong popster ganyan, ano, pop princess, 'di ba? Pop princess si ano, pop star princess si ano, si Sarah Hieronimo, meron namang Queen of Bangsamoro Pop. Pero hindi ba sila magka-level ni ano, ni Sarah. Example lang po natin 'yon. So, nilinaw niya na posible raw po, no, na soon, ayan, mababalik na daw po yung kanyang awiting Selos sa ilang digital platforms, ayan, tulad ng YouTube, ganyan, kasi nagkasundo na sila ng kampo ni Lenka. Ito po yung kumanta ng, Travel is a Friend, ayan, Travel is a Friend. Okay, Travel is a Friend, Tinagalog, Selos. Pero hindi naman Travel is a Friend, hindi naman Selos ang ibig sabihin nun, di ba? Ano yun, iba yata, parang yung melody lang kasi yung music, yun ang kinopia talaga ni ng production o para kay Shaira Muro. So yung mga online platforms na ganyan, babalik na daw po yung kanyang Selos at iba pang mga, yung isa pang kanta na parang nireklamo din ng isang ng banda sa Indonesia. Ayan, okay, galing ni Direk Julin ngayon. Oo, nag-research siya. Okay, so at least, di ba, matutuwa ang mga fans ni Shaira Muro na kumanta ng sikat na Selos, na marami po ang mga gumagamit niya sa TikTok, maraming sumasayaw sa TikTok, at sa mga ilan pa mga vlog na napapanood natin yung Selos niya. Ayan. So at least, pag bumalik na yan, sa copyright issue kasi lang nagka-problema, so pag bumalik na yan, tuloy-tuloy ang kasikatan nitong si Shaira Muro, na good for her kasi siya po ay talagang sariling ano niya po, sariling kayod siya. May asawa na siya pero pinag-aaral niya yung sarili niya. Okay, si Carla Estrada, mukhang iniinggit daw si Catherine Bernardo. Bakit iniinggit mo si Catherine? Eh, hindi naman maiinggit si Catherine kasi nga, unang-una, napakadami niyang project. Oo. Siyempre, ang simpatya ng mga advertiser, ng publiko ay nakay kay Catherine kasi siya yung pinagtaksilan. So, kung may mga ibibida mo man si Daniel, siguro dapat ano na lang, huwag masyadong ipag-ingay kasi parang lumalabas bitter ka, Carla Estrada. Parang ano eh, parang lumalabas pa, eh, Mamshi, welcome to Kaboom. Uy, nagpa-member sa atin si Mamshi, naunahan niya pa si ano, si Prima, beautiful Prima na nag-promise na magpapa-member sa atin. Ayan. Okay, Mamshi, welcome to Kaboom. Ayan. Siya po isa nating certified member ng, of course, ng ating vlog dito sa PPE Entertainment Network. Thank you so much. I love you. We love you so much, Mamshi, for giving us membership. Giving us this ano no, yung blessing na to na nako para maging member, mapabilang sa aming mga member ng aking vlog. At syempre, kasama rin si Inday Ayuda sa No Sleep Edition. Thank you so much from the bottom of my heart for being a member of my channel. Thank you so much. I love you. Ayan. So, sa gusto magpa-member, merong 49 pesos. Merong 499 at merong 1,499. So, magkakaroon kayo ng ma-highlight yung name nyo. Katulad nito may, di ba, bongga, kulay green dollars, di ba? Si Mamshi, wini-welcome siya ng YouTube bilang member ng PPA Entertainment Network. Okay, thank you so much. Ayan, so, and of course, to your hobby, Sir Daniel. So, tama na yung pag-iinggit na kapag may bagong project si ano, si Daniel, ipopost agad, congratulations anak. Oo, wala naman problema yun kasi proud ka na pili ng mga iba, bagsak na yung karir ni Daniel, pero ito buhay pa rin naman kasi may mga nagtitiwala pa rin naman sa kanya. Siyempre may magtitiwala at magtitiwala pa rin sa kanya because hindi naman laos si Daniel Padilla. Nagkahiwalay sila ni Catherine na pareho pa silang sikat. Oo, eh kung yung laos na ba yung anak mo, kukunin pa ba yan? Siyempre hindi na. Oo, pero kung yung tingin mo eh, kailangan dapat ibida kasi nga para pang sampal doon sa kampo ni Catherine o kay Catherine mismo na hindi lang naman siya ang inoopera ng mga endorsement kundi ang anak mo, wag nang ganun kasi unang-una lalong lalala yung issue, lalong magdadamdam si Catherine, di ba? Okay, tama na yung alam natin na si Daniel ay nandyan pa rin, in pa rin naman siya, hindi pa naman siya nawawala. Si Jessie Minjola ay support, dati ayaw ni ano ni Jessie nung mag-girlfriend boyfriend pa lang sila ni Luis Manzano, ni I Love You Lucky, ni Ate V, ayan, eh hindi niya feel na pumasok sa politika si Luis, no?
Pero ngayong married na nga silang dalawa, may anak na sila, si Baby Peanut, na kinaaliwa ng ating Star Fall Season na si Ate B, eh okay na daw, supportado na raw niya. Kasi nakita naman niya yung pagmamahal ng mga Lipenyo, ayan, yung sa Lipa, Batangas, sa pamilya ni Luis, unang-una na siyempre kay Ate V na naging governor ng ano, 'di ba, ng Lipa, Batangas. Ayan. So, kung papasok man daw sa politika si Luis, ay ito po'y suportado na niya. At alam niyo ba na naghahanda na rin si Jessie Mendiola para sa second baby nila ni Luis, at meron silang ano, oo, naka-reading pangalan, si Ocean. Baby Ocean. Bongga, 'di ba, may Baby Peanut, may Baby Ocean. Taray! Okay, po, salamatan na muna natin ang ating mga beloved, beautiful, big ayuda angels. My dear good friend, beautiful and appealing friend, Ma'am Erlinda Riblando, ayan, of Manhattan, New York City. She's the queen of Kabikulan and Manhattan, New York City. And I'd like to greet her four sisters and syempre especially to Ma'am Soy. Siya yung kilala natin. Ma'am, she, nagbigay pa siya ng 99 pesos sa atin. Oo, diba? Maliban sa nagpa-member siya, meron pang pa 100 pesos sa atin si Ma'am She. Palakpakan natin si Ma'am She. Palakpakan mo siya direct-direct. Palakpakan natin siya. Ayan. Hello, hello sa inyo ni Papa Daniel. Okay, here's my song for you. Ma'am She, paano kita? What is your team song ba? Team song ninyo ni Daddy Daniel. Ayan. Okay, paano kita mapasasalamatan sa puso mong sakin ibinigay? Ngayon lamang ako nagmahal ng tunay sa tanang aking buhay. Sapat na ba, Ma'am She and Sir Daniel, ang sa inyo'y mangako? Mananatili kayo dito sa aking puso. Paano kayo mapasasalamatan? Sapat na bang mahalin lang kayo magpakailan? Paman, sapat na ba ang sa inyo ay mangako? Mananatili kayo ni Sir Daniel, Ma'am She, dito sa akong kasing-kasing heart, puso. Paano kayo mapasasalamatan? Sapat na bang mahalin lang kayo magpakailan? Paman, ngayon bukas, magpakailan pa. Maraming salamat, Ma'am She, ayan, sa pagpapamember mo. Oo, for being a new member of my channel. Thank you so much from the bottom of my heart again. And sa kaloob mong, sa ating super chat courtesy of YouTube, thank you so much, YouTube, for giving us commercial and super chat. I love you, YouTube. Thank you so much to all our kababayans out there na mga, yung mga Pinoy staff na nagmamahal sa inyong tita tos, sa aking mga co-vloggers, sa inyong love, support, and generosity. Of course, sa mga foreigner staff din ng YouTube. Ayan, thank you for the love. Sabi ni Ma'am She, tita tos, may kilala ka pong Luz Carlos? Yeah, si Teacher Pete actually, ang friend ni Luz Carlos. Taga ano siya, diba? Taga sa Espanya banda? Sa may Espanya, oo. Nagpupunta kami diyan dati pag Christmas, ganyan, oo. Oo, pero ano yun, talagang mahigpit ang sinturon, oo. Parang bago siya mag-abot ng pangregalo, ganyan. Matagal niyang inaabot, iniisip niya pa, oo. Parang yung singer na, oo, na piniar ni Teacher Pete. Tapos nagpunta kami sa Chowking. Naku, may dalang calculator, kinakwenta yung kakainin namin. Nakaluloka, di ba? Kinakwenta. Ganyan, in order nyo. Ay, tas kinakwenta niya. Baka siguro, baka ano, baka mamaya, dapat may budget, ganyan. Pag sinabing,
umover kami doon sa budget. Ay, bawasan niya yung order. Hindi naman, wala naman sinabi. In all fairness to her, no? Of course, hindi naman niya sinabi yon. Ayan. Wala naman siyang binanggit na ganun. Thank you din po, sabi ni Ma'am Shi. Salamat. Ayan, thank you more. Sabi naman ni Amada Strickland, nila Tita Tos watching from Santa Clarita, California. California ba? CA California, USA. Amada Strickland. Of course, your husband is foreigner because Strickland is foreigner and you are Pinay. Ma'am Amada Strickland, thank you so much for watching my vlog. Welcome to my vlog. Welcome to Chismis PX and Tambal Chismis. Ayan. Okay, thank you so much and enjoy watching. And to your company, enjoy watching. Mami love, baby love, nice song and nice voice, Tita Tos. Uy, hindi naman maganda boses ko. Kumakanta lang ako galing sa puso para dun sa mga pinapasalamatan kong mga nag-aayuda sa atin. Okay? Your kid pa, yung kid po ba doon, anak ni Pepsi Paloma? Yeah. That's the son of the late Pepsi Paloma. Yung vlogger yon na medyo chubby. I don't know the name, no? What's the name of ano? Research mo nga yung anak ni Pepsi Paloma, Direk Jurin. Oo, na-meet na namin yun kay Luz Carlos. Oo, mabait yun. Oo, sweet type. Saka ano yun, pag may mga press con kami sa ABS-CBN before, nakakasalubong namin yun, o nakakasama namin sa press con, kinakausap naman namin, ginichika naman namin. My dearly kindness and sweetie pie friendship, Loy Dagatula Conte o Bayon, New Jersey, USA. Namimiss ka na ng ating vlog. Hello sa kanya nagagapo ang mga anak na si Lawrence Grant and Lester Glenn. Guwapa and butang amigang Liza 89 from San Francisco, California. Miss Chido, Miss Jet Setter, Miss Chido na nasa UK, London, United Kingdom. London, manood nga pala siya ng Les Miserables, ayan, na international musical stage play, ayan. Okay. Thank you, Miss Chido. And to your loving sister, beautiful sister from America na constant viewer daw natin. Thank you very, very much. Monet Lu, how are you? From Hollywood, California, siya rin pong owner ng ako siya at ano siya eh, chain of salon, ayan. Marami siyang mga salon before pero binenta niya ng iba kasi hindi niya na caring i-manage ganyan. So isa na lang po yung salon niya sa Hollywood, California. And to his apo si AG De Leon, hello. Beautiful and my dearest prima Crispina Maley of Texas, USA at sa kanyang daughter, ang kanyang teacher daughter na si wala ba? Okay lang. Si Isabel Francesca o si Storm at sa mga kasama niya dyan sa Lady Circuit System in Arlington, Texas, USA. Sweet couple, namimiss ko na. Ma'am Amy Villanueva and Pogi Chef. Ayan, Joey and ng Baltimore, Maryland, USA. My dear G and Sir Martin of Switzerland. My GF o my BFF, of course. Pretty na, generous pa. Miss Nori Bermudez of US. Hi, Miss Nori Bermudez. Ang mayaman sa US. Archie Ramos, Mr. Gcas ng Pinas, o di ba? Taga Pinas siya pero para siyang si Ma'am Shi. Taga Pilipinas sila pero nag-share sila ng blessing sa atin dito sa PPA Entertainment Network. Maraming salamat sa inyo. Miss Emily Vasquez of Israel, Enter Loving Kids, kind and sweet Miss Lorna Torres Anselmo and Sir Nap in Heaven, Grandma May 226 and husband Sir Antonio, Ma'am Shi and Abby Daniel, Sir Daniel Liway Rose, Madam El Reyes 646, or Madam Nila Agtip Bagcal Reyes of New York City, my pretty friend Joyce and football champion, ayan, husband Sir Larry Kroll of Midwest Driving School, Madam Nida Bebret of and beautiful niece Grail May of Germany, na makita namin third week of May, birthday ko po May 19, third week of May, makita namin siya, makakabanding na naman siya namin again, at bongga, fabulous ang kanyang pakimkim at papakainin ka pa sa masarap na restaurant. Ma'am Ivy Manalo Gamulo, Batawa, Ontario, Canada, gorgeous brand ng Tokyo, Japan, Ma'am Elizabeth Tolentino, Joey Yo ng New York, Anna Arevalo of USA, Ma'am Anna Arevalo, namimiss ka na namin, namimiss ka na ng aking blog, at ng aking network, okay, Jonathan Aguinaldo ng Canada, and Ma'am Maria C. Manderson. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay, sino po ang father? Ay, masikreto yung Madam Luz Carlos, hindi niya dinidivulge yung yung father. Tinatanong siya ni Teacher Pete pero I think Amerikano din siguro kasi ay di pala, kasi parang may pagka-Amerikano na si 'di ba? Anak siya ng Amerikano kaya yung anak niya parang American din pero baka hindi naman si Gil Guerrero, hindi naman kamukha ni Gil Guerrero 'yon.
O baka naman ano, baka na-meet niya sa kung saang place, 'di ba? I don't know, wala naman na balita noon na nagkaroon ng hindi naman ano sikreto naman si ano eh, masikreto si Pepsi Paloma pagdating sa kanyang love life. Kaya hayaan mo alamin natin yan, Ma'am Shi. Kung kinala mo si Luz Carlos, why don't you ask her? O baka i-divulge siya sa iyo kasi hindi ka kumbaga hindi ka naman reporter, 'di ba? Hindi mo naman idadaldal, hindi mo naman isusulat ganyan. Okay, oras natin 12:30 ng madaling araw kaya meron pa tayong nalalabing. Ano ang sabi ko kanina? 1:30 tayo, no? Mm. Meron tayong nalalabing 1 hour, mag-i-end na po ang ating Chismis PS on Kambal Chismis today. Of course, today is anong araw na ngayon? Miyerkules na. At mamayang gabi, may vlog tayo uli. Batiin again pala yung mga minamahal ko dyan sa Diario Pinoy, my Diario Pinoy family. Hi to my very loving and supportive publisher, Sir Edwin Alcala, my entertainment editor, Ma'am Lynn Caritativo, and sa masipag na si Conrad Marte. Ayan, na loves din tayo. Thank you very, very much. Okay, so dire-diretso tayo sa ating paghatid pa na may tachika dito sa Chismis PS on Kambal Chismis. Yung team up ni na Tita Nova Bilia at Freddy Weeb. Ayan. Freddy Web, ayan, sa Cheeks to Cheeks. Diba? Sikat na sikat nun yung team up nila na may pahani-hani pa, tapos laging nagpapakita ng ano, laging tinitis, ganyan, laging inaaliw ni Tita Nova si Freddy Web, ayan. So sila po ay, yung team up nila, ibinalik sa Can't Buy Me Love. At click naman, no? Okay naman. Parang, hindi na yung katulad ng dati, pero pag tinginan mo, pinanood mo, may magic pa rin, ayan. Bongga si Tita Nova Bilia at mayroon siyang bagong movie. Oo, na Senior Moments yata yun. Yun yata ang title, okay. Si Kyle Echari naman, in love na nga ba kay Andrea Brillantes? In love na nga ba siya kay Andrea Brillantes? Kasi, naku, lagi siyang ano, lagi niya pinupuri, lagi niya, all praises siya kay ano. Baka naman ano, alam niya kasing datungera si ano. Alam niya datungera si Andrea Brillantes at babae ito, no? 'Di ba? Kahit datungero pa yung kanyang di umano'y karelasyon na aktor, syempre babae ito, iba pa rin ang babae. Bullet ko, good evening Tita Tos, parang ampun daw lang po ni Pepsi. 'Yun ang sabi-sabi, pero sabi naman anak daw talaga ni Pepsi Paloma. May iba't ibang version niya. Ayan. Kasi nga malihim nga si ano sa personal life niya si Pepsi Paloma. Kaya 'di ba nagpakamatay siya kasi parang ang daming misteryo sa buhay niya. Okay, so kung ano, kung may in love siya, for sure may in love din sa kanya si ano, si Andrea Brillantes, 'di ba? Kasi gwapo naman siya, saka meron naman, 'di ba? Punong-puno naman. Kaya okay naman kapag si Andrea ay aniligawan ni Kyle Echari, papormahan niya agad-agad, tingin ko magiging sila agad. At panalo si Kyle Echari kasi dalawa ang magbibigay sa kanya ng datong. Dalawa ang magigive sa kanya ng ano, ng anda. Oo, ng bonggang lifestyle, di ba? Oo, siyempre maraming pera yung aktor. Ano yun, parang almost billionaire na. Tapos si Andrea Brillantes naman, millionaire na. Di ba? Taray, bonggacious. Ito naman nakakaloka kay Darren Espanto at si Cassie Legazpi. Kumbaga, ayaw talaga nilang aminin hanggang na iwalay na nga. Pero talagang nila inaamin yung relasyon nila. Kahit naman ilang interviews na yan. Doon sa ano, yung When I Met You in Tokyo, inano ko na nga, di ba? Kumbaga, sinabi ko na nga, di ba? Lantaran kong sinabi, ayan, diretsahan kong sinabi kay Darren na nakausap ko si ano, AC Bonifacio. At sinabi naman talaga ni AC Bonifacio sa PressCon nang makausap ko ito ng yung She Crater Enroll Extreme, na ayon sa kanya, dahil kaibigan sila ni Darren, alam niya yung history, no, ni Darren at saka ni ano, ni Cassie, na mag-on na nga daw, magka-relasyon na. Sila na po talaga. Oo, mag-shota po sila, sabi ni AC Bonifacio. Natawa lang si Darren sa sinabi ko. Parang ano daw ba nakain ni ano? Saka si Cassie, parang ano daw ba nakain ni AC Bonifacio para sabihin daw sa akin yung sila na, parang ganyan. Tatawagan daw niya, sabi ni Darren. At matawagan ngayon si AC kung ano kayo nakain niya. Bakit sinasabi niyang mag-on kami ni Cassie? Parang charot naman yan. Parang
meron na kayong relasyon pero hindi nyo inaamin, di ba? Ngayon nga, hiwalay na. Kasi nga, tinanong si Darren, Derechahan, I think sa ano yata ito, it's showtime, tinanong siya kung may meron siyang girlfriend. Sabi niya, wala raw siyang girlfriend. Tapos dinidikit naman ang pangalan niya ngayon kay Jillian Ward. Eh, makikipag-collab lang naman siya. Ibig sabihin, collaboration, yung siguro sa vlog niya or any project, di ba? Kung ano man project ito na makikipag-collab siya kay Jillian Ward. Ayan. So, yan po ang balita natin about Darren Espanto na nagte-trending because inililink siya kay Jillian Ward. Well, si Jillian Ward mukhang hindi naman nagpapaligaw pa. Kasi di ba sabi nga niya, parang pagdating sa love life ko, hindi ko po priority yan. My priority is my career, my family, my parents, ganyan. Wala daw siya, hindi raw priority niya, no? Wala daw sa bucket list niya muna yung mga love life na yan. Saka yung sa kanan ni Ken Chan, charutan lang yun. Mag-ati kuya lang, ano lang sila, kumbaga, kuya, yan. Kuya niya si Ken Chan. O baka may ate niya si Ken Chan. Hindi niya kuya. Ate niya si Ken Chan. Nakakaloka, di ba? Sila ay mag-amiga, sila ay mag-ate. Mag-ate talaga sila. Okay, ayan. Ang oras natin, 12:36 na madaling araw. Pero ano pa, almost an hour pa tayo magkakasama dito sa, siyempre, magchismisan tayo dito sa Chismis PH on Kambal Chismis! Okay, alright. Another chika naman natin, si Alden Richards daw ay never pang nabusted. Never pa sa tanang buhay niya ang siya ay ayawan ng babaeng kanyang pinopormahan. Ano ba yun? Parang Julian San Jose, parang di naman nagtagal yung ano. Parang 1 month lang naman yata yun, charutan lang. Tapos ano ba yung kasunod, di ba, si Winwin Marquez, hindi naman daw niya na malayo ng ligaw sa kanya si Alden. O pag sinabi mo naman yung out of showbiz, ganyan, sino naman yun? Di ba? Catherine Bernardo, mag-amiga lang naman sila. O si Maine Mendoza, din kasikatan nila. Pagka on cam, mag-sweet-sweet sila. Oo, labing-labing sila. Pero pag off cam, kanya-kanya sila. O ano ba yan? Kasi hindi ka talaga mababasted kasi wala ka namang seryosong niligawan, Alden Richards, ayan. Kaya wag na sabihin yung mga never pang nabasted. Uy, inaawitan sila na gawin nila yung remake ng Marimar. Oo na, di ba si nag-remake niyan si Marian Rivera. Yan ang naging sikreto ng kanyang kasikatan, di ba? Yan hindi lang sikreto, kundi yan ang naging daan kung bakit naging famous, di ba? Naging rich and famous si Marian Rivera dahil sa Marimar. Oh. So, ang maging seryo ba yon yung kanyang leading man doon, ay walang iba kundi si Alden Richards naman daw. Catherine Bernardo ang inaawitan. Kasi nga, parang doon sa Mega Magazine na pictorial, parang nag-Marimar outfit siya doon. So, bagay daw kay Catherine na maging Marimar. Well, bagay because sikat siya. Tapos si Alden naman daw yung magiging kapartner niya. Why not, coconut? Lalo't nakikipag-collab naman ang ABS-CBN. Ang GMA sa ABS-CBN o taga ABS si Catherine, pwede lang ilagay sa GMA7. Malay nyo, ang FPGs ang Provenciano, mapunta na rin sa Kapuso Network, di ba? O kakanta na uli ako ng Kapuso, o umiilaw, kumikinang pagka napunta na ang sitanggol sa GMA7. Okay? So, yan po ang balita natin about Alden Richards. Ngayon, ito po, no, talagang lumabas sa mismong bibig ni Catherine Bernardo na I don't want to be dictated. O ayaw na doon yung magpapadikta siya. O kung kanino man, ayan. Well, I think he's referring to to Daniel Padilla. Kasi, di ba, alam naman natin na masyadong parang domineering, ganyan. Parang laging, parang dapat siyang nasusunod lagi. Okay, dapat... lahat ng parang batas kumbaga na dapat sundin ni Catherine ang lahat ng sinasabi niya. Kasi marami talaga mga videos na mga pinapakita sa YouTube ganyan na nakikita talaga yung trato ni Daniel Ofcam kay Catherine Bernardo. So siguro nagsama-sama na yon yung pagtataksil tapos yung ganun pang treatment sa kanya na minsan umiiyak na lang siya pero niya kumbaga tinatanggap na lang niya, nagpapaka-martyr siya. Pero now, hindi na.
I don't want to be dictated. Ayan. So, wala nang pwede magdikta sa kanya kundi ang sarili niya at ang kanyang mama mean. Ayan. Kanyang mommy mean. Ayan. Siyempre, sinusunod niya yung mommy niya. Kung sabi ng mommy niya, ay talagang yun naman ay kanyang, kumbaga, kapag pinapayuhan siya, pinapakinggan niya. Because nanay niya yon. Okay, si Daniel Padilla, pahinga daw muna sa mga girl lalo. Sa mga girls. Oh. Uy, may nag-ano sa atin. Merong nagpa-member sa atin si Maria C. Malig. Uy, Maria C. Malig nagpa-member sa atin. Welcome to Boom Na. Oh, sa kanya naman, Boom Na. Si Kaboom naman si ano. Oh, parang 499 yata yung ano, no? Yung welcome to Boom Na. Ayan. Okay, si ano naman ay... Kaboom naman si ano. Patingin nga uli yung ano mo para makita natin yung mga nagpa-member sila sa atin. Sa pula, paki-check mo na lang. Okay, Maria C. Malik, thank you. Ayan, sa ano, sa love mo, sa support mo. To be a member, to be a new member of my addition member of my channel, PPE Entertainment Network. Maria C. Malik, hello po, miss you both. I am so sorry. Ayan, Mia. Ah, Mia pala ang pangalan. Pero Maria, di ba nakalagay dito si Malig? Okay, you're from, what country are you? Ayan, who you are? Maria si Malig, hello po. Miss you both. I am so sorry. Mia. Ayan. Thank you so much, Maria si Malig, hello po. Miss you both. I am so sorry, Mia. Uy, ang tagal na, parang matagal na natin siyang viewer, ha? Uy, di ba bongga yan? Oo. Tapos yung isa, yung Boom Na. 49. Ayun, thank you. O si ano si Mamshi yung ano? 149. Ibongga yun, okay. Si Bolit ko parang mahirap kay Kat Marimar kasi puro maiksi suot niya. Baka mabuli siya kasi kita lagi legs ni Marimar. Alam mo, pag sikat ka, hindi na yun iniintindi yung paging sakang mo. At saka kaya naman i-handle ni Catherine Bernardo yung paging sakang niya. Hindi naman na halata minsan. Siguro may technique siyang ginagawa para ano, pag sikat ka, bolit ko, hindi na importante 'yun. Oo. Sikat ka eh, 'di ba? Pag naging Marimar ka, magre-rate 'yun because Catherine Bernardo ka. Ma'am Shi, ninang po ng father ko si Luz Carlos. Uy, ninang daw ng father ni Ma'am Shi. Oo, si Luz Carlos. Oo, 'yun pala. Si Madam Luz Carlos, ano 'yan? May mga proyekto sa government ganyan, kaya mayaman siya. Kaya lang bago siya magbitaw ng, I think 500 o 300, iniisip niya pa muna, siguro parang iniisip niya muna ng 5 hours, ganyan. 5 oras mag-aantay talaga sa kanya. Okay, kaya yung sumunod na punta ni Teacher Pidin ako sa mama. Okay, Ma'am Shi, pag birthday po niya, punta kami dami artista. Yes, kasi nga, nagpapautang siya sa mga artista. Si Manang Christy Permin may utang sa kanya, no? I don't know, 100,000 ba yung inutang ni Christy Permin sa kanya? 300,000, parang ganyan. Oo, may utang si Manang Christy Permin kay Madam Luz Carlos. Ayan, nakakapagpautang siya sa mga artista, binibigyan niya ng mga datong, pero pag mga reporter, ay naku, 5 hours bago ibitawan ang 500 o 300. Kakaloka. Business partner po sila sa time ni Achenza. Oo. Pero ngayon parang, I don't know, kung tuloy-tuloy pa rin yung kanyang connect sa mga government na yan. Kaya dami niya palang pera kasi si ano, di ba, si Mayor Achenza, di ba? Opo, kita ko po doon si Christy Permin kasi nga nangutang si Christy Permin kaya pinupunta niya si Madam Luz Carlos na hindi pa yata siya binayaran. Kasi nung few years ago, nagpunta kami doon ni Teacher Pete, uwa pa daw bayad si Manang Christy Permin. Nagkukwento siya, huwag mo i-deny, don't tell a lie, don't deny, tell the truth. Diba? Tell the truth. Opo, kita ko po doon si Christy Permin. Alam mo naman kami, dito makatutuanan kami. Kami ni Chair P, di kami nag-chichika. Nasabi namin ng the truth, nothing but the truth. Okay, di ba? Sarang hamidab po. Sarang hamidab po. Ayan. Hello, kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Ayan. Okay, at thank you sa mga nagpapa-member sa atin. Sana masundan pa na maraming member, no? Yung ating channel. Thank you very, very. Yung nag-promise sa atin, si Prima, ha? Nangyari sa'yo, what happened to you? Okay, may ano ka ba? Busy ka ba? Okay, si Paulo Abilino. Sabi ni Paulo Abilino. Sabi ni Paulo Abilino, balita about
balita about Paolo Abilino. Nag-message sa atin si Paolo Abilino. Mami la, baby la, be. Ayos, halos, Carlos, 5 hours. Okay, Paolo Abilino, takot pala sa, ano, sa ride. Kasi nagpunta sila, I think Enchanted Kingdom yung pinuntahan nila ni, ano, ni Kim Chiu. Tapos we, panalo si Kim Chiu kasi hindi takot si ano mag ano sa mga roller coaster na ganun. Wow! Talagang matapang kaya si Kim Chiu, no? Batang Cebu yan. Mahirap mula sa mahirap na pamilya. Chinese nga ang ano nila, clan nila. Pero sila yung pinakamahirap na sa clan na yon, di ba? Sa pamilya na yon. So, kaya niya mag-jeep, kaya niyang tumakbo ng pagkalayo-layo, kaya niyang lakarin ang school niya. So, si ano, ay matatag si Kim Chiu. Si Paolo Abilino, takot pala sa mga ride na ganito. Parang nanginginig na daw, nabasang-basa na daw yung kamay niya. Nanlalamig na siya. Nanginginig na siya. Kasi baka hindi talaga siya sanay mag-ride. Ayan. Okay. Sino naman itong baguang aktor noon na pinasok ng ano, ng cameraman para picturean? Oo. Yung cameraman na yon, yung photographer na yon, hindi cameraman, photographer, oo. But ano siya, bisexual. Tapos, piling naman nung ano, nung baguhang aktor na to, na sumali sa Starstruck, piling niya, parang kukunan lang siya, ganun. So, nag-post siya, kasi tapos na siyang make-upan eh. Mamaya-maya, my gosh, lumapit sa kanya yung ano, lumapit sa kanya yung photographer na bye. Dinaklot ang kanyang kanutahan. Oo, tas porke ano nga, di ba, parang baguhan, tanga-tanga, bumigay naman si ano, si guwaping na aktor. Ayun, nahadas siya ni Akla. Oo, nahadas siya. Ayan, pinagkalat yun ng photographer, ganyan. Ay, mamula-mula daw at Dax. Mamula-mula at Dax? Sino kaya ito? Okay, si Jericho Rosales ay panay ang workout, panay ang gym. Ano to, pagpapapogi para kay Catherine Bernardo, ganyan na. Para manatiling sariwa siya, fresh, ganyan. Para manatiling bata. Kasi naman si Jericho Rosales, pag tiningnan mo, pinagmasdan mo, ha? In all fair to him, no? Hindi siya tumatanda mula noon hanggang ngayon. Nung makita namin siya, oo, sa ABS-CBN, ng mga bagets, nung Mr. Pogi pa nga lang, di ba? Siyempre, alam naman natin na, siyempre, bagets na bagets pa siya that time. Talagang sariwang-sariwa naman. Talagang sa manager niya na super payat, na mukhang may, ano, mukhang may ang sakit hika, ganyan, may asthma. Oo, na pabi niya matulog, mahika yung manager niya dati, gay manager niya diyan sa may ano, sa may Rodriguez ba yun? Oo, sa may Pituason, naalala ko na. Tapos ano, apartment lang yung tinitira nung kanyang gay manager. Pabi sila matulog ni Jerry, pabi si manager kay Jericho Rosales matulog, 'di ba? Bonggacious. Panalo si manager. Pero Mr. Gino joke namin, baka hindi maano yung hika mo. Gumaling dahil lagi mo katabi si Jericho. Nagpapagaling nga daw ng hika niya si Jericho, ganyan. Kakaloka, 'di ba? Pero syempre, alam naman natin na nangyari, nagkaiwalay sila ng manager niya na 'yon dahil binay out yung contract niya ng Star Magic Philippines. And the rest is history. Kaso makita namin sa ABS ganyan, tapos 'di ba yung nakita namin ni Teacher Pete na doon sa isang apartment na may bar na kasama yung bading na tadtad ng alahas. Ganun pa rin ang itsura. Hanggang ngayon, hindi nagbabago, hindi pinagbago ng panahon ang mukha ni Jericho Rosales. Kaya kung sasabihin natin na bagay ba sila ni Catherine, sa palagay ko bagay naman sila. Ang tanong lang, the question is, kung yun ay papayagan nga ni Mami Min, no? Si Catherine na sagutin si Jericho Rosales. Alam naman natin ang record ni Jericho na kahiwalay lang. O, matagal na palang hiwalay. Ilang taon na, 'di ba, kay Kim Jones na pamangkin ni Tom Jones, charot. O, pamangkin ni Tom Jones, hindi naman. Joke lang 'yon, oo. Tapos, 'yun na nga. Abangan natin kung kasi sinusuyo daw si ano, si Mami Min ganyan, dinadala ng regalo, tapos kinakausap. Well, tingnan natin kung magtatagumpay siya, no? Kasi hindi naman dapat usgana kung ano nangyari sa kanila ni Kim Jones ngayon, mangyayari sa kanila ni Catherine Bernardo, lalo't naman mukhang fertile naman si ano, si Catherine, mukhang mabubuntis naman agad-agad ito, no? Isang ano lang, tsuktsakan lang, buntis na agad, di ba? May ganung kayang babae, no? Isang ano lang, churba, jauntis agad. Meron naman girl lalo na
1 million times na, chinorbang, hindi pa rin, hindi pa rin nagbubuntis. What happened? What's going on? Okay, so yun ang balita natin about Jericho na talagang nag-gym lagi para ma-maintain ang kakisigan niya para kay Catherine Bernardo. Okay, so pag-usapan natin yung ating mga, sa thumbnail natin, no, tungkol kanina, binanggit na natin yon. Si Casey Concepcion, di ba? Panay-panay ang party, panay ang yung celebration niya, ang haba ng birthday celebration niya. Okay, so nakikita natin kung sino yung mga bisita niya. Wala na doon yung ano, wala na doon yung kanyang boyfriend na akala na marami. Parang ito na yung makakatuluyan talaga ni Casey na dito na siya magpapakasal, ang BF niya na si Steve Michael Utrecht ba to? Ayan. Okay, na isang negosyante. Tapos may trabaho na maganda, maganda yung position sa isang multi-million company. Wala, hindi nakikita. Hindi, 'di ba? Laging pagbanding-banding sila. Pag kumakanta si Casey, pumapalakpak siya, proud na proud siya. Walang ganoon, wala nang mga sa IG din ni ano, pag chinek mo yung IG ni Instagram ni Casey Concepcion, wala rin siyang post na bago kay Steve Michael na magkasama sila together. So Ang mga nag-iisip ngayon yung mga nakakita na lalo na mga sabi, alam mo, mga netizen, yung mga Marites, nakita nila parang ano ba, parang babu na ba ang relasyon ni Casey dito kay Steve Michael na to, o may away lang ba sila? Meron lang ba silang problema na inaayos pa lang? Ayan. So tingnan natin, i-update namin kayo dito sa news na to, kasi I won't confirm muna this news kasi hindi naman natin sure kung nagkahiwalay na ba talaga sila. Baka malay mo, marami lang. Ah, Ma Maria si Manderson. Ay, Ma Maria si Manderson. I love you. I love you so much. Na-miss ka namin sobrang sa vlog. Naku, napaka-generous nito si Ma Maria si Manderson. How is your day? How is your life? Oo, naku talagang, may work ka na ba? Agad-agad ang tanong, may work ka na ba? Okay, si Ma Maria si Manderson pala. This is Maria. My mom was not good. Oh, so I had to go home. Sobrang busy. Then last week, got my dental bone graft surgery. Ito yung, di ba, binabanggit niya lagi sa atin tuwing nanonood siya sa atin at nagsishare ng kanyang blessing. Dental bone graft surgery. Maga pa and black blue pa. Lower jaw for future dental implants and 6 months. Napakalaking gastos niyan pag ganyan, di ba? Mia, ayan. Missing in action pala. Oh, sorry. Alam mo na, syunga-syunga ako pag may mga ganyan lang na mga ano na na-encounter ko. Oh, yung mga word na ganyan. Missing in action. This is Maria C. Manderson. Thank you so much, Ma Maria C. Manderson. You're back. And happy kami na nakita ka namin. Nanood ka ng live sa amin today. Maraming salamat. Naku, yung mga senior mong blessing sa amin. Malaking naging tulong nun sa amin. Maraming salamat. And may GCash ako ha, sa mga gustong mag-send sa akin sa GCash. Super chat. Meron tayo. Courtesy of YouTube. Ang GCash ko ay 0916-308-2273. Ayan, 0916-308-2273. Sa ilalim ng aking pangalang, Peter Sinamban. Kinakumusta ka, Inday Ayuda? Sabi niya, wala po si Inday Ayuda. Ayan, nandito si... Oo, ayan. Baka sayawan kanya sa Sabado. Ma Maria si Manderson. Ay, si ano ba? Ma'am Shee pala nagtanong. Ma'am Shee, wala po si Inday Ayuda. Si Inday Ayuda, tuwing Sabado lang siya, Ma'am Shee. Pero pagka vlog ko na solo, ako lang. Solo ko nga, di ba? Okay, wala po si Inday Ayuda. Nandito siya sa tabi ko. Siya ang aking house director. She's my house director. Para kami babae. She's my house director. This is Maria C. Anderson. Ayan. Ma Maria si Anderson, thank you so much for watching again my vlog. Thank you very, very much to you. Ayan. Pasalamatan natin siya. Paano kita mapasasalamatan sa puso mong sa amin ibinigay? Ngayon lamang ako nagmahal ng tunay sa tanang aking buhay. Sapat na ba, Ma Maria si Anderson, ang sayo ay mangako, mananatili
lika dito sa aking puso, paano kita mapasasalamatan? Sapat na bang mahalin lang kita magpakailan? Ngayon bukas, magpakailan man ang pagmamahal namin sa iyo, Ma'am Maria C. Anderson. Okay? Our time now is mag-1 a.m. na. Bal chismis. Kaya patuloy ang ating chismisan dito sa ating live stream. Okay, si Herlyn Budol ay nasilipan nga ba dito sa kanyang IG live? O napanood ko naman 'to ng buo, 'di ba? Kumakain sila ng alimango. Tapos kumakain siya ng adobo, may kinakain pa siyang bangus. Tapos nakaano siya, nakabisaklat ganyan. Tapos may kausap siyang transwoman na siguro handler niya ito, ganyan-ganyan. So okay naman yung kanyang live. Pagla-live, tapos nasugatan pa nga siya dahil dun sa kinakain niyang alimango na yun, di ba? I don't know, alimasag ba yun, alimango. So, yun, natusok yung daliri niya, tapos nasugatan siya. Parang si ano ha, si Prima. Pero ano lang naman, isang daliri lang naman. Pero I think ayos na siya, okay na siya, magaling na siya. At sinagot naman ng boss niya yung kanyang pagpapa-ospital. And then ito nga si Herlyn Budol, going back to Herlyn Budol, pagkatapos ng tatayo na siya kasi nga gagamutin niya yung sugat niya, I don't know, inom na din siya ng tubig, nakakaloka, pagtayo niya, parang feeling mo, wala siyang panty. Ganun, kasi parang see-through yung dating, kung may panty man, parang see-through siya. Black yung kanyang, yung kanyang underwear, ganyan. Tapos, parang see-through, parang nakikita yung mga niya, mga kadamuhan, ganyan. Diba, pag bakla ka naman, di mo naman pinapansin yun. Diba, pero kaso, dahil nag-viral nga siya, parang feeling mo parang, ano ba yan? Magpinakita ba talaga ni yung kanyang bilat? Ganyan. Nakakaloka, di ba? Ay, oo nga. Nasa site nga, yung mga kadamuhan. Madam mo. Nakakaloka, di ba? Tapos parang nag-apologize siya na parang, nakita ba? Nakita ba? Parang ganyan. Pero, ano ba yun? Pero siya hindi naman siguro niya sinadya ba or sinadya? Sinadya o hindi sinadya? Ayan. Diba? Intentional ba yun o hindi intention? Kasi alam mo naman, lokal-lokal may pagka-character kasi itong si Herlyn Budol. Mula noon hanggang ngayon, hindi siya pinagbago ng panahon sa kanyang pagiging character woman, diba? Hindi naman character, kumbaga, yung kanyang imahe, hindi naman siya seryoso. Hindi naman siya serious actress. Siya ay comedian, diba? So, kung magaganyan-ganyan man siya, pasado naman yun sa mga manunood. Kaya lang siya parang shocking lang kasi nga parang bigla mo nakita yung kanyang private part. Ayan. Marvin, Martin Mangabat, Sir, si Sir Pete nagagalit kapag nagko-comment ako about sa possible war ng China sa atin na. Kasi naman hindi naman maganda yung mga war. Oo, let's make love, not war. Let's make peace, not war. Diba? Hindi naman maganda yung mga war na ganyan. Mga nega yung pagganyan, pang gera. Wala na nga pera mga kababayan natin sa Pilipinas. Naghihirap na nga yung mga, kahit ibang bansa, naghihirap na rin, di ba? Mga taga-Amerika lang naman talaga yung marangya ang buhay, yung mga taga-Europe, ganyan. Ano pa ba, yung mga sa Asia, meron din naman mga iilan na, kahit man sa mga iba namang bansa, hindi, may kasamang mga mahihirap dyan na pamilya, hindi naman lahat mayayaman. So, let's think positive, not negative. Ayan. Okay, Martin Mangabat, thank you so much sa iyo, sa iyong panunood sa aking vlog. Thank you very much. Okay, another chika naman natin, yung impersonator ni Taylor Swift na siya po isang drag queen na si Taylor Shish ba to? Okay, Taylor Shish. Siya? Tinadyakan siya sa yag balls niya. Kasi kahit bihisa babae, lalaki pa rin siya, di ba? Oo, meron pa rin naman siyang meron pa rin siyang notes at meron pa rin siyang itlog, ganyan. Itlog talaga. yata. Oo, natamaan. Kaya sakit na sakit siya. Hurting, ganyan. O may ginagalo yung camera. O hurting daw. O may atras-atras na yan. Alam mo naman si hurting daw yung ginawa ni nung mama na yon na nakaupo sa VIP section para sa 410th pista ng Ballet 2024 sa Bayambang, Pangasinan, kung saan po ang mayor ay si Mayor Ninia
Jose Quiambao, na ang husband niya politician din at businessman. Ayan. So, ikinulong na daw po yung lalaki na ito na lasing. So, ibig sabihin, lasing. Tapos, siguro napag-tripan niya si Taylor Swift. Kasi ang pili niya parang, ah, ganun, ginagaya mo si Taylor Swift. O, ayan, ito sa'yo. Pero mali naman yun. Wag mong ginaganon yung tao. Kasi nagpe-perform naman siya. Nagpapasaya lang siya ng mga manunood, ng mga manunood dun sa festival na yun, na inorganize nga ni Mayor Ninia Jose Quiambao at saka ng mga grupo niya. Ayan. Okay, so Christian Paul Ripalda, hello Tita Tos, happy Wednesday. Happy Wednesday also to you, Christian Paul Ripalda, and thank you for watching again my vlog. So yan po ay nakakulong na at kakasuhan to ng patong-patong na kaso. Sasampaan po siya ng patong-patong na kaso sa kanyang ginawa dito kay Taylor Swift na agad-agad naman po nag-apologize si Mayor Ninia Jose. Ayan. Kasi nga, siyempre, ayaw niya ng gano'n na kinakawawa daw yung mga LGBTQA+. Kasi mahal na mahal daw niya po ang mga bading at mga lesbian. O yung mga member ng mga third sex. Mahal na mahal daw po niya at yun po daw ay kanyang inirespeto. Pero siyempre, hindi mabubura pa yung mabahong mic hanggang ngayon. Kasi kapag nakita ko yung mga sa comment box, yun pa rin ang binabato kay Mayor Ninia Jose Quiambao. Sabi ni Ma'am Shee, napuyat po ako sa Kakawit last week. Tuesday di po kayo nag-live. Oo, may press con kasi ako nung last Tuesday. Kaya hindi ako nakapag-live. Kasi pag late na ako, nakarating dito mga 11 o'clock na. Parang tamad na, parang di na carry, ganyan. So pag ganyan, may lakad ako. Or maybe, nagpapahinga ako. Hindi ko, kumbaga wala ako sa, hindi naman sa wala sa mood, kundi, minsan late na dumating si Direk Julin kasi hindi pa ako nakaayos. So minsan ganun po yung nangyayari. Okay, thank you so much Ma'am Shee, ha? Na at pasensya na, may apology doon sa pag-antay mo sa akin last Tuesday. O nga, nabanggit ko pala kasi na magla-live ako ng Tuesday kaya nag-wait sa atin si Ma'am Shee kasama ang kanyang Papa Loves, Papa Daniel. Ayan. Okay, and ito po another chika naman natin. Oo, ito ano ba? Tungkol naman to sa... Ah, yun, nabanggit na natin. Si Herlyn Budol. Sino naman daw tong ano, no? Tong actor-politician na to na matulis? Target naman niya ngayon. Kumbaga, inaay niya na... ano siya? Kumbaga, talagang gustong-gusto niya na makuha itong controversial pretty young actress na malaki po yung hinaharap niya, malaki po yung kanyang boobs, ganyan, na mapasama sa project, sa movie project na gagawin niya. Ayan. Kumbaga, I don't know kung gusto niya maging lady ito. Bagay ba sila? Parang hindi na. Parang may... Ilang taon na ba ito si ano? Itong si actor politician? Parang magsi 60 na ito yata. Baka ano? Baka ang maging ano niya? Maging anak niya. Oo, maging anak niya. Tapos liligawan niya. May anak niya. Tapos liligawan niya. Ako, ano ba yan? Kala ko ba nagbago ka na, Senator? Oo, ano ba yan? Parang... Dahil ba, ano, natutokso ka sa kanyang dibdib, ganyan. At maganda naman, in fairness, tong girl na to, ha. Okay, si Ma'am Shee, si Christian Paul Ripalda nag-retract ng kanyang message. Okay, maraming salamat, Christian Paul Ripalda. Oras natin, 1:03 a.m. na. So, nangangahulugan na meron na lang tayong 27 minutes to go. Magpapaalam na tayo mamaya-maya ng konti. And I'd like to thank once again, my loves, my dear good friend, Ma'am Erlinda Riblando, ayan, for giving us fabulous regular ayuda once again. O, yung nag-vlog po kami last Saturday. Maraming salamat from the bottom of my heart. And of course, loves ka rin ni Baby Owen. Lagi kanyang minimension. Okay, kasama ka always sa aming mga prayer. And of course, lahat po ng mga nagmamahal sa akin. Hindi lang po yung mga beloved, beautiful, big ayuda angels na akin. Hindi yung mga nagmamahal at sumusuporta na nag-share na kalang blessing ng mga ilan sa ating mga beloved, beautiful, big ayuda angels, kundi lahat po kayo na nagmamahal at sumusuporta, lahat ng mga viewers ko kasama sa aking mga prayer. Sabi ni Maria C. Malik, o Ma'am Maria C. Manders, Maria C. Anderson, miss you so much, di ko naman kayo nakalilimutan, then I have jowa na. Ha? Uy, may jowa na pala siya. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kapag tumibok ang puso, lagot ka na, huling-huli ka.
Daram, daram, dararam, daradaram, dararam. O, diba? Kapag tumibok ang puso, syempre may jowa na tayo. Maraming salamat. And it's your jowa. Sana foreigner, rich. Para ano, maambunan tayo uli. Maambunan tayo uli. Kapag lang face lock, okay. Oy, ano lang naman yun. Joke ko lang naman yun. Oh. Pero pwede rin serious. Kasi mahal naman tayo ni Ma'am Maria, Maria C. Anderson. Lagi kayo nag-share ng ano yan, bonggang ayuda sa amin ni Inday Ayuda. Mm-mm. Christian Paul Ripalda, ay si Bolit ko, Bong and Andrea, 57 na si Senator. Ayan. Bakit naman siguradong-sigurado ka na si Bong Rebilla at si Andrea ang tinutukoy ko? My gas, Abel Gas. Christian Paul Ripalda, may opinion ako about sa mga old songs na di dapat pakantahin ang TBJ tulad ng Rock Baby Rock. Sa opening ng Itbulaga, dapat bago ang song, di puro luma kasi ratings baba at viewers. Meron silang mga segment, dalawa yata na bagong segment na ilalagay na pangtapat nila sa 8 Showtime. Abangan natin yan kasi lalaban raw sila pagdating sa banggaan sa ratings game. Oo, kaya wag daw magpapakasiguro ang 8 Showtime. Kasi malay mo, diba, ngayon lang yan kasi bago-bago pa lang sa mga susunod na araw. Malay natin, makabawi din ang Itbulaga. Ayan. That's my boy. Oy. Ay, thank you for the song always, sabi ni ano. Thank you for the song always. Of course, kakantahan ka namin, Ma'am Maria si Anderson, kasi loves mo kami at napaka-generous mo. Martin Mangaba, totoo ba sa Meralco Theater na daw mag-studio ang EB? Sabi, na-renovate na ito, tapos na ang renovation. So dito na raw sila mag-show. At tapos yung studio daw na ginagamit ng Itbulaga, yun naman daw siyang gagamitin ni Willie Rivillame sa kanyang pagpasok sa bagong show niya sa TV5. Sabi ni Christian Paul Ripalda, that's my boy. I don't know kung anong segment ang ilalagay nila. Abangers na lang tayo kasi malalaman naman natin yan. I'd like to thank nga pala once again, my beloved, my dear and big angel, Kuya Boy Abunda, sa walang sawa niya pong pagmamahal at suporta at tulong sa inyong lingkod. Ayan. Of course, sa aking family, Kuya Boy, I love you so much. I love you very, very much. And thanks a million for all your love and support and help, your generosity. Ayan. Thank you for being compassion. Lagi kang naintindihan mo yung sitwasyon. I love you very, very much, Kuya Boy. Mahal ka namin ng pamilya ko. Especially my baby Yowen na lagi nag-I love you, Kuya Boy, kapag nakita kanya yung picture mo sa kung saan man. Ayan. Okay, sabi ni Ma'am Maria C. Anderson, no work pa have to get better back here in California. Ay naku, sa kabaitan mo na yan, makakakuha ka agad ng work. Ayan. Okay, and Kuya Boy Abunda sa kanyang Fast Talk with Boy Abunda, mapapanood po yan weekdays, Monday to Friday of course, from 4:40 p.m. onwards, alas 4:40 ng hapon hanggang, I don't know kung hanggang anong oras siya inaabot. O, mga ano naman, minsan 15 minutes, 30 minutes kapag big star yung kanyang celebrity guest. Of course, kasama po itong Fast Talk with Boy Abunda, pasok na pasok sa top 10 top rating shows ng GMA7. Hindi po siya nawawala. Sa 10 pinaka highest ratings, ayan, ng GMA7 na mga shows nila. Of course, meron pa siyang another show. Meron pa siyang isang show. Kasama naman ang magkapatid na senador. Siyempre si Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Siya naman naghahatid ng entertainment. O, diba? Bongga Public Service Com Entertainment Show. Ang Cayetano in Action with Boy Abunda, mapapanood naman yan 11:30 p.m. every Sunday sa GMA7. At merong replays, ayan, sa GMTV tuwing Sabado at 11 p.m. So, panoorin po natin ang lahat ng mga show ni Kuya Boy Abunda at ang kanyang blog, ang kanyang channel, The Boy Abunda Talk Channel, every Tuesday, ang kanyang interviewer na meron ng mahigit 1.8 million subscribers! Alam niyo, Kuya Boy, ayan. Okay, bullet ko, titatos, balita yan ng ibang reporters. Uy, nakuha mo sa kanila. Okay, ang oras natin, alauna 9 na ng umaga, Christian Paul Ripalda, Fast Talk with Boy Abunda, 4:45 p.m., 4:40 sabi, nagbago na, oo, inagaan ng konti, 5 minutes, no? Okay, tinanggal na yung 5 minutes, kung naging 4:40 na lang. Mas pinaaga ng konti, hanggang 5:10 p.m. So baka 5:15 p.m., 5:30, hindi naman 5:30 kasi 4,
4:45 tapos 15 minutes lang siya. Uy, 5:10 na ba? 25 minutes na ba si Kuya Boy o 30 minutes? Ilan na lang natin battery? Ako, caring-carry pa yan. Okay, yung kanta pala ni ano? Ni Miss Friendship ng Car-Car Cebu. Oo. Naku, ano, tuloy-tuloy ang kanyang ayuda. Kantahin ko yun sa kanya. Teka lang. Wait lang. Okay. Okay, ayan, kakantahan ko po muna, ayan, sa lahat ng mga viewers natin. Wait lang kayo sa mga, ilan pa ng mga chika natin para ito kay Miss Friendship ng Car-Car Cebu na always nag-share ng kanyang blessing na nasi-share natin si Inday Ayuda o si Direk Julian, ayan. Oh, broke your heart and made you write that song. Every time you sing, I want to cry alone. Everything was right until your love went wrong. Who made you write that song? I remember the happy things and the song that you used to sing. Sunny blue skies in wedding ring, but this morning they're gone. Now the skies have begun to pour. There's a wind in your youthful heart, and you're really alone once more. I can tell by your song. Who? Ano sunod dito? Anong kasunod na? Okay. Oh, broke your heart and made you write that song. Every time you sing, I want to cry alone. Everything was right until your love went wrong. Who made you write that song? Then you ask me if I can sing that this song only made for me. If you think that you're fooling me, let me tell you you're wrong. Anyone who has loved for long, after hearing a verse of your song, you can smile, but your tears still show in the words to your song. Who broke your heart and made you write that song? Everything you sing that I want to cry alone. Everything was right until your love went wrong. Who made you write that song? Hanggang dyan lang tayo. Okay, maraming salamat, Miss Friendship ng Car-Car Cebu. Okay, sino bang nagkumanta nitong Who Broke Your Heart? Ayan, si Claudine Longit ba to? Claudine Longit, ayan. O Longit, whatever. Pero nirevive po ito ni Miss Nora Honor at ni Miss Lorna Tolentino, ayan. Okay? That song is dedicated to you, heartily dedicated to you, Miss Friendship ng Car-Car Cebu. Hindi mo talaga ako nakakalimutan always. Parang si, ano, my dear good friend, Ma'am Erlinda Riblando, of course, sila Monelu, ayan, Monelu, na always na nag-share ng blessing din sa atin. Sino pa ba ang mga, si Guapa and Superbutang Amigang Liza, 89 ng San Francisco, California, USA, Miss Chido, of course, na love sa aking si Baby Owen. Maraming salamat mula sa aking puso. Okay, and alright, bigay pa natin ang ilan pa natin mga chika bago tayo magpaalam pansamantala dito sa ating vlog. Ito naman ang ating another chika.
Ito tungkol naman ito kay ano, kay RC Muñoz. May pumalit na raw sa trono ni RC Muñoz bilang Retoki Queen. Sino naman ang pumalit kay RC Muñoz? Di ba siya na yung pinaka parang undisputed Retoki Queen? Si ano, Kylie Versosa. Dati nung ano to, nung pumartner ka kay ano, naging partner siya ni Coco Martin, no, sa Panday. Ano ba yung title ng Panday ni ano, ni Coco Martin? Ang nagandahan kami, nakita namin siya sa press con. Oo, na nagpabongga ng parapol si Coco Martin. Oo, na ay naku, huwag natin pag-usapan yung raffle niya. Pero marami naman na ano, nanalo. And of course, si Kylie Versosa, isa sa mga leading ladies niya. Nakita namin, was, kasi di ba Miss International si Kylie Versosa? So pretty. Talagang ang face, talagang ano, talagang kagandahan talaga siya. Morena siya, pero ang ganda-ganda talaga niya. At saka ang lakas ng kanyang sex appeal. But now, nag-iba yung ilong, pati yung bibig, parang pinaritoki na rin niya. Parang ganun, parang lagi daw nagpaparitoki ngayon si Kylie Versosa kasi yung kanyang bagong jowa ay napaka-rich. Filthy rich. Ayan, kaya carry niyang gumastos ng kaliwat kanan. Ayan. So, pahinga na si ano, si RC Muñoz. Hindi na siya ang reyna ng Retoki, kundi si Kylie Versosa na. Yan ang pumalit kay RC Muñoz. Okay? Ito namang anak ni ano, ha, si Lucho. My gosh! Sabi ni Maria, ni Ma Maria C. Anderson, o Maria C. Malig, Maria C. Malig, no LDR dyan eh, no long distance relationship daw. Okay, sabi niya, Miss Nori Bermudez, is here in the house, my BFF, my GF. Hi, I'm in Arizona right now, na-miss kita, oh, I mentioned your name kanina. Oh, I greet you, kasi nga, naku, lagi kitang naalala kasi pretty ka na, generous ka pa. you always share your blessing to us. Kaya bless ka naman ni Lord. Tingnan niyo naman ang face ni ano, ha, ni pretty face ni Miss Nori Bermudez, para siyang artistahin. And I'd like to sing this song to you. Paano kita mapasasalamatan sa puso ko sa akin ibinigay, ngayon lamang ako nagmahal ng tunay sa tanang aking buhay. Sapat na ba ang sayo, Miss Nori Bermudez, pretty na, generous pa, ang sayo ay mga ko. Mananatili ka dito sa aking heart, puso. Paano kita mapasasalamatan? Sapat na bang mahalin lang kita magpakailan pa man? Sapat na ba ang sayo ay mga ko? Mananatili ka dito sa aking puso. Paano kita mapasasalamatan? Sapat na bang mahalin lang kita magpakailan man? Ngayon bukas, magpakailan man. Ito po ang inyong Tita Tolls. Oy, nagbigay siya sa atin ng wow, very fabulous ayuda. Oo, na na-share sa atin today dito sa ating vlog. Ayan, sa ating super chat. Nagbigay sa atin ng $50 si Miss Nori Bermudez. Pretty na, generous pa. I love you so much. I hope you don't mind. What is your favorite song? Kahit hindi maganda ang boses ko, kantahin ko for you. Okay, oo, Tagalog man yan o English song, pag carry naman kantahin, kakantahin namin yan. Kakantahin ko para sa'yo. Miss Pretty na, Miss ano pa, hindi lang Miss Friendship, kundi Miss Generous pa. I love you, Miss Nori Bermudez. Ayan, you're very generous, you're very compassionate, you're very kind, sweet, and very loving and supportive to us. I love you so much, we love you so much. Ayan. Okay, thank you so much sa iyong pinagkalaw sa amin na $50. Malaking tulong ito for us sa
aming Google AdSense, aming salary sa YouTube. Thank you so much, YouTube, for giving us the super chat, for giving us commercial. Ayan, punong-puno ng commercial yung ating mga vlog. I love you, YouTube. Thank you very much sa muli sa ating mga kababayan na nagtatrabaho dyan sa YouTube. Maraming salamat sa pinagkakaloob ninyo mga biyaya sa aking vlog bilang isang vlogger and of course sa aking mga co-vloggers. Ayan, thank you so much from the bottom of my heart. And of course sa mga foreigner staff out there, thank you very, very much. And hello to your loved ones, Miss Nori Bermudez, pretty na generous pa. I love you. We love you so much. Okay? And another chika naman natin, ito naman ay tungkol kay, yun nga si Lucho, no? Naku, kung ito'y pumasok sa showbiz, naku, lahat tataubin niya. Yung mga young actors natin ngayon, wala yung mukha ni Kyle Echari, ni Seth Pedelin. Wali, oo. Huwag natin sila siyempre. Si Donnie Pangilinan, hindi naman niya kaedad. Si Daniel Padilla, hindi naman niya ka-AIDS, no? Ang mga kaedad niya, sila Seth Pedelin yata. Pero mas matanda sa kanya, no? Mas older sa kanya si Seth Pedelin at saka si Kyle Echari. Sino pa yung mga bagets natin? Yung mga sa GMA, di ba? Yung mga baget stars dyan. Lahatin mo na. Nako, walang ano. Mukhang ang mukha na ito, parang sasambahin mo. Oo, parang siyang Italian actor na grabe talaga yung dating ng mukha ni Lucho, no? Okay, I don't know what is the real name of Lucho. Anak po siya ni Judy Ann Santos and Ryan Agoncillo. Papakita lang namin yung dalawang picture na nakuha namin sa isang website. Ayan, okay. So, tingnan nyo naman, pagmasdan nyo naman ang mukha ni Lucho. Tingnan nga natin ang real name ni Lucho. Okay, siya po yung eldest son ni Juday. Hindi, ang pinaka-eldest yung daughter nila. Si Johan. Pero syempre, yung pinaka-tunay na anak nila, kasi adopted nila si ano, diba? Adopted daughter nila si Johan. Okay. So, si Lucho, siya yung pinaka-eldest na anak ni Juday at saka ni Ryan. Okay, tingnan ko lang yung real name ni Christian Paul Ripalda, Tito Tos. My last question po ako, ano po masabi niyo sa unang sultada ng It's Showtime sa GMA last Saturday? Kinopia daw umano ni Vice Ganda sa speech ni Direk Daryl Yap. Ay, naku, pinagtatalunan nila yan. Wa naman, wa kiber, oo. Ma at Malaysia. Wala kasi ako, hindi ko naman sinusundan yan si Direk Daryl Yap, ang yabang na direktor yan. Oo, dati pinost pa yung write-up ko, binida, yung paglaki ko gusto ko maging porn star na write-up daw yung movie niya. Tapos nung press con nga ni Rosana Roses, parang nung sinabi nga ni Rosana na, naku si Peter, naku napakadami ng mga sinusulat sa akin. Juan Luis Agoncillo. J-U-A-N. Juan Luis Agoncillo, the real name, ayan, of Lucho. Diba? Tingnan mo naman yun. Naku, dapat, yan, bantayan lagi yan. Kasi ang mga bading. Oo, susundan yan lagi si alam ko barkada niya si Miguel. Oo, yung anak ni Sharon Cuneta at saka ni Kiko Pangilinan, si Miguel, barkada niya. At saka I don't know, kaklase niya o schoolmate niya. Siyempre sa mamahaling eskwelahan niya, mamahaling school niya, nag-aaral si Lucho, no? Naku, I don't know kung papayag din si Juday at si Ryan na mag-showbiz. Yan ang ilagay niyo sa Itbulaga. Kapag nilagay niyo sa Itbulaga si Lucho, si Baby Lucho, okay, Baguette, si Baguette's Lucho, naku, wala yan si Vice Ganda. Maano yan, talagang manginginig yan kasi oo, hindi na makatulog, magkakaroon yan ng insomnia kasi patataubin sa rating ang It's Showtime kapag si Lucho ay pinag-tiktok sa Itbulaga. Oh, diba? Naku ha, binigyan ko kayo ng tip, Itbulaga, get tutal lang dyan si Ryan, ilagay nyo every Saturday lang si twice a week si Lucho, kung sino ba ang dinulumain yan. Naku, pakakainin ng alikabok ni Lucho sa rating ang It's Showtime. Nga, si Vice. Nga, ngers. Kasi iba talaga yung dating niya. Talagang, dati ang payat-payat kasi niya, kaya di mo siya ma-acknowledge. Parang di mo siya mapupuri. Ganyan. Pero ngayon, nagkakalaman na si Lucho. Kaya, pinaghalong Ryan and Juday. Pero more on Ryan. No? More on Ryan Agoncillo yung mukha ni Lucho. Pakita mo nga uli yung mukha ni Lucho, ni Baguettes. Ayan. Si Christian Paul Ripalda, Tita Tos, nabasa na natin. Baby Carmelita DFBO. Hello, Tita Aliw. Long time no see.
Uy, si Bibi Carmelita, for sure, nanonood ng star na star namin dati ni Teacher Pete sa kanil Papa Umang. Dito oo, ni Adi Pauletti. Dito ka si Juday. May hawig kay Juday. May hawig kay Juday, may hawig kay Ryan, pero more on Ryan Agoncillo. Pagka naka-close up na, at saka siya yung parang walang angulo, pa side view, pa yung harapan na ano nakuha. 'Di ba? Yung talagang oo, yung talagang face to face talaga. Oo, talagang close up kumbaga, yun pa rin. Talagang pag side view, pag ano kung ano man ang kuha niya, wala, talagang makikita mo talaga yung kapugian talaga ni Lucho. At saka lalaki yan na sobrang ang appeal, no? Talagang my gas. Kailangan bantayan. Huwag ipaubaya sa yaya. Ipaubaya sa yaya. So bakit pagka inano niyo si Lucho, ayan, may batas tayo na bawal, pedophile, ganyan, bawal. Bata pa si Lucho, si Bagets. Okay, si Baby Carmelita, DFBO. Yes po, o, diba? Sabi ko na kasi, Tita Aliw, ginagamit ko po yan sa star na star, sa DWIC. And I'd like to greet nga pala, happy birthday. Happiest birthday to you, Sir Edgard Cabangon. Ayan, wish you good health, long life, and more success on your businesses. Nako, kahit hindi mo na kami, parang nakalimutan mo na ba kami ni Teacher Pete, ayan. Pero gusto pa rin kitang batiin ng happy birthday, ayan, bilang pagtanaw ng utang na loob sa inyo ng daddy mong si Beloved Ambassador Antonio Cabangon Chua. Okay, alam mo na marami ka namang kaibigan. Okay, so mag-1:30 na pala. Papaalam na tayo. Oo, kakantayin ko na lang yung ikaw kay Miss Nori Bermudez. Ayan. Ikaw ang bigay ng may kapal tugon sa aking dasal upang sa lahat ng panahon bawat pagkakataon ang ibigin ko'y ikaw. Ikaw ang tanglaw sa aking mundo, kabiyak nitong puso ko. Wala ni kahapi mang saglit na sa'yo'y may papalit ngayon kailan may ikaw. Ang lahat ng aking galaw, ang sanhi ay ikaw. Kung may bukas mang tinatanaw, dahil may isang ikaw, kulang ang magpakailan pa man upang bawat sandali ay upang muli ay ang mahalin ay ikaw. Thank you so much, Miss Nori Bermudez. Pretty na, generous pa. At sa pamamagitan niyan, magpapaalam na tayo for today's episode sa ating Chismis PS on Kambal Chismis. And like to thank, ayan, sa mga bagong member ng ating PPA Entertainment Network, si Mamshi. Mamshi, thank you very, very much to you, Mamshi. And of course, si isa pang bagong member natin. Ano ba ang name niya? Teka lang, wait lang. Okay, alright. Bakit nawala yung isang member natin? Okay, wait lang po. Hanapin ko lang yung... Ako ay number one. Ang mga sigurong nila ay aking nalalaman. At ako yung business class. Si Ma'am Maria C. Anderson, nagpa-member din sa atin dito sa PPE Entertainment Network. Ayan, kung nice nyo po magpa-member,
Nako, ayan, napaka, ano po, napakalaking tulong po yan sa amin. Pamember na po kayo para yung mga, yung name niyo ay naka-highlight every time you watch my vlog. Ayan. Maraming salamat, ayan, sa magpapamember pa sa atin dito sa PPE Entertainment Network. So, meron na tayong, I think, 15 yata. Pang 15 si Ma'am Maria C. Manderson. I love you. We love you so much. And of course, gusto kong pasalamatan si Ma'am. She, sa, shinare niya sa atin sa Super Chat na, of course, malaking tulong din po sa amin yan. At si Miss Nori Bermudez, pretty na, generous pa. I love you so much. We love you so much. Thank you very, very much from the bottom of my heart. And I'd like to thank all of you, no, yung mga viewers natin, to all our viewers na lagi sumusuporta tuwing meron tayong live stream. Mapa-live, mapa-team replay, mapa-silent viewers kayo. At mga subscribers natin na masisipag. At yung mga masipag, mag-like. I love you sa inyong lahat, sa inyong tanan. So gusto ko naman siyempre pasalamatan ng aking team sa PPA Entertainment Network. Sa panguna na aking house director, walang iba kundi si Direk Julin, siya rin po si Inday Ayuda. Julin Sungkit Valencia de Desma. And of course, my eldest son, guwapo, masipag at mabait. Ayan, si Chris Daniel Ledesma. To my pretty daughter, lovely Joy Ledesma. My cuteness, Apogi Apo. Naku, dapat kantahan natin ang birthday song si Baby Owen kasi mag-birthday na siya sa April. Bukas na lang siguro. Basta happy birthday to you, Baby Owen, ha? I love you always and for life. Very grateful siya na bata. Lahat ng mga natatanggap niyang gifts, ganyan, mga toys, ganyan, mga anything na mahal, mura, pinapasalamatan niya. Lagi siya nagpapasalamat. Thank you, Mommy. Thank you, Wawa Madam. Thank you, Wawa Madam talaga. I love you always and for life, Baby Owen. Okay, happiest birthday in advance to you. Magsiselebrate siya ng kanyang birthday sa St. Catherine this coming Thursday, April 11. Ayan, courtesy of Miss Chidu and of course, is Tita Evelyn. Ayan, my dear good friend, ayan, Ma'am Erlinda Reblando, ayan. Thank you so much, Ma'am Erlinda Reblando, for giving my apo, ayan, a gift of love, ayan. Thank you so much from the bottom of my heart, once again to you, Ma'am Erlinda Reblando, my beloved Ma'am Erlinda. Ayan, sila po yung nagpasaya kay Baby Owen at magpapasaya sa mga classmate ni Baby Owen. Thank you very much and kita-kita tayo uli sa aking next vlog. Tonight po yan, Chika Mo Vlog, kapag huwag kayong mawawala. And of course, sa lahat ng mga nanood sa atin, mga nag-comment, maraming salamat mula rin sa aking puso. And of course, may God bless us all, keep safe us all. Until next time, bye-bye na tayo. See you tonight.